mahihinang hampas na mga alon mula sa asul na dagat. Huni ng mga ibon at sariwang hangin na minsan ay nagpapagalaw sa may kahabaang buhok ni Megan. Masayang napangiti ang dalaga dahil doon. Hindi talaga siya nagkamali sa islang pinuntahan. Ang Isla Paraiso ay isa lamang sa mga regalong natanggap niya noong nagdebu siya at graduate na may mataas na grado. Nang kumalamang sikmura ay saka lamang siya nagdesisyong bumalik sa rest house. Ngayon niya lamang din naalala na baka magising na ang kanyang bisita. Muli siyang napangiti. Hindi na yata mawawala pa ang ganda ng ngiti niya. Lalo na simula sa araw na ito ay ganap niya ng masosolo si Dexter Santillan. Si Dexter lang naman ang tanging lalaking kinahuhumalingan niya. Teenager pa lang siya nang makilala niya ito noon sa birthday ng Kuya Marlon niya at napag-alaman niyang magkaibigan pa lang dalawa. Simula nga nang makilala niyang binata ay talagang tinamaan na siya rito. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi siyang sinisipag mag-aral at nang tumungtong na nga siya sa tamang edad ay napagdesisyonan niyang magtapat na rito. Ang kaso ay nabasted lamang siya dahil kapatid lang daw ang turing nito sa kanya. Simula rin noon ay iniiwasan na siya nito at tila ba'y laging galit kapag nakikita siya. At dahil hindi niya kinakayang pag-iwas na ginagawa nito, kaya napagpasyahan niyang dukutin nito at dalhin nga dito sa islang pag-aari niya. Wisit! Bakit wala pa rin lasa? Yamot na muling tinikman ni Megan ang nilulutong pininyahang manok. Isa kasi yun sa paborito ni Dexter, kaya iyon ang naisipan niyang iluto. Pero dahil hindi naman siya sanay at marunong magluto, kaya hindi niya pa rin makuha-kuha ang tamang timpla para magkaroon yun ng lasa. Sinunod ko naman ang nakasulat dito ah, pero bakit wala pa rin lasa? Muli niyang saad habang paulit-ulit na binabasa ang nakasulat sa cellphone. Bago niya dalhin sa islang binata ay nag-save na siya ng mga instructions kung papaano magluto. Gusto niya kasing mas lalo itong ma-impress sa kanya. Ika nga nila, mas nakaka-turn on ang babaeng masarap magluto. Pero sa estado niya, mukhang wala na talagang pag-asa para hangaan siya ng binata. Sa halip na magmukmok, ay nagdesisyon na lang siya magluto uli ng panibagong putahe. Samantalang nagising naman si Dexter dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kinusot-kusot pa niya ang mga mata nang makaramdam ng bahagyang pagkirot ng ulo. Pupungas-pungas na bumangon siya at nagunat ng katawan. Saglit pa siyang humikab. Talagang napasarap ang tulog niya nang nagdaang gabi. At minsan niya lang talaga yun naranasan. Sobrang busy kasi siya sa kumpanya na malapit niyang pamunuan. Nang tuluyan ng idilat ang mga mata, ay kaagad na napakunot noo siya nang bumungad sa kanyang hindi pamilyar na silid. Where am I? Tanong niya sa sarili at pilit na inaalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Bago pa man niya maalala ang nangyari ay bumukas ang pinto at iniluwa ang dalagang malaki ang pagkakangiti sa kanya. May hawak itong tray na naglalaman ng umuusok pa na pagkain. Good morning, Dex! Masayang bati ni Megan nang tuluyang makapasok sa silid. Diretso siyang lumapit sa table at ipinatong doon ang dala. Ni hindi niya pinansin ang nakabusangot na mukha ng binata. Nasaan ako? Saglit siyang natigilan. Inaasahan na niya talagang iyon ang unang itatanong ng binata. Napaghandaan niya na rin ang sasabihin pero hindi niya talaga maiwasang kabahan kapag kaharap na ito. Palaging nagwawala ang puso niya kapag naaamoy. Naririnig ang boses nito at nakakaharap ito. Tulad na lang ngayon. Andito ka sa bago nating magiging bahay, babe. Kahit nanginginig ang tuhod ay nagawa niya itong harapin at ngitian. Lalo lang bumusangot ang mukha ni Dexter. Tila hindi nagustuhan ang sinasabi niya. Anong sinasabi mo? Tumayo ito at nilapitan siya. Ang sabi ko, nandito tayo sa isla ko. Ese, isla pala natin. Dahil magiging asawa na rin naman kita. Pagakitong natawa. Iyang ka na naman sa pag-iimagine mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mangyayari ang gusto mo? Saglit na napalis ang kanyang ngiti, lalo na nang maramdaman ang kakaibang kirot sa dibdib. Ito na naman ang binata sa pananakit sa kanya. Ang aga pero ito agad ang bungad sa kanya. Masyado namang mainit ang ulo mo, babe. Kumain ka na muna. Pinagluto kita ng paborito mong sweet and sour tilapia.
Tinalikuran niya ito para ipaglagay ng pagkain sa pinggan. Wala akong panahon para patulan ang ginagawa mo. Bagot na wika ng binata bago ito lumabas ng silid. Natigilan naman sa ginagawa si Megan at sinundan ng binata. Hindi niya kailangang mataranta dahil hindi naman ito makakatakas. Nasa isla sila na napapalibutan ng dagat at ang tanging paraan para makaalis doon ay sumakay ng bangka o chopper tulad ng sinakyan nila ng magpunta roon. Kaagad sumalubong kay Megan ng seryuwang hangin nang tuluyan silang makalabas ng pinto. Kita namang natigilan na binata at nagpalingalinga. Siguradong nagulat ito sa nabungaran. May ilang minuto rin siguro itong nagmasid sa paligid bago siya binalikan. Salubong ang kilay ni Dexter nang lapitan siya. Saang lugar mo ako dinala, babae? Ngayon ay sigurado na siyang galit ito. Pati kasi ang mata nito ay parang gusto siyang saktan. Paano mo ako nadala rito? Nasa isla nga tayo. Ginintian niya ito. At hindi na mahalaga kung paano kita nadala rito. Ang importante, nandito na tayo. Tsaka diba babe, sabi ko naman sa iyo gagawin kong lahat makasama lang kita ng matagal. Anya, sabay marahang hinaplos ang balikat nito, pababa sa braso. Para namang nakuryenteng lumayo sa kanyang binata at matalim siyang pinakatitigan. Wala akong panahon para sakyan ng trip mo, Megan. At kahit anong gawin mo, hinding-hindi matutupad ang pangarap mo na maging asawa mo ko. Itaga mo yan sa bato. Mariingwi ka nito bago siya iniwan. Nagawa pa nitong sanggain ang balikat niya. Naiwan naman siyang natitigilan. Nasapo niya pang dibdib na parabang hiniwa dahil sa mga sinabi ng binata. Mapait pa siyang napangiti habang pinagmamasda ng pagbabalik nito sa loob ng bahay. Desperada na ako, desperada, pero gagawin kong lahat. Matutunan mo lang akong mahalin, Dexter. At itaga mo rin sa bato na magagawa mo rin akong mahalin. Malakas niyang saad na nagpatigil sa paglalakad nito. Nakita niyang napailing-iling ito bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Marahas siyang napabuga ng hangin. Aaminin niyang masakit talaga ang mga sinabi ng binata. Pero wala na yun sa kanya. Ilang masasakit na salita na nga bang narinig niya mula rito. Pero tila naman hid na siya dahil tanging pangalan lang nito ang tinitibok ng puso niya. Hindi maiwasang mapangiti ni Megan habang naguhugas sa mga pinagkainan nila ng binata. Naubos kasi nito ang lahat ng niluto niya, kaya sigurado siyang nagustuhan nito ang mga iyon. Malapit na siyang matapos sa paghuhugas ng maramdaman ng presensya nito sa kanyang likuran. Where's my phone? Galit na namang tanong nito. Pero kahit ganun ay nakangiti pa rin niya itong nilingon. Tinago ko muna. I need my phone. Hindi niya pinapansin ang pagtaas ng boses nito. Tinapos niya munang hinuhugasan bago ito hinarap. Kung naboboring ka, ipapasyal kita mamaya sa labas. Maraming magagandang lugar dito. Siguradong matutuwa ka. Panayang ngiti niya habang nakabusangot naman si Dexter. Ang kailangan ko, cellphone ko. Saan mo ba yung nilagay? Lihim na siyang napalunok. Kita niya kasi ang matinding galit sa mga mata nito. Tila nagpipigil na lang nasaktan siya. Alam ni Megan na hinding-hindi siya kayang pagbuhatan ng kamay ni Dexter. At isa nga yun sa mga hinahangaan niya rito. Noon kasi, kahit gaano siya kakulit, hindi nito nagawang saktan siya, physically. Nasa mansyon, iniwan ko bago kita dalhin dito. What? Hindi makapaniwalang tanong nito. Lalo lang itong nabadrip sa sinabi niya, kaya naman padabog itong lumabas ng kusina. Naiiling naman siyang sumunod. Nasa safe na lugar naman yun. Kahit na, marami akong importanteng kakausapin ngayon. Hinarap siya nito at nagtitimpi lang na muli siyang masigawan. So please, kung ano man ang trip mo, itigil mo na. Marami pa akong gagawin sa kumpanya. Siguradong hinahanap na ako ni Daddy. Pinagpaalam na kita sa kanya. Ano? Mas lalo lang yatang lumakas ang boses nito. Mariin siyang pinakatitigan. You're really crazy. I swear, makaalis lang ako rito. Sasabihin ko lahat sa parents mong kabaluan mo. I don't care. Alam nila kung gaano kita kamahal. Kaya wala silang magagawa. At bakit ba kasi hindi mo nilang ako pagbigyan? Isang buwan lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Dexter, para makasama kita dito sa isla. Mahirap ba yun? Yes,
lalo na kung ikaw ang makakasama ko. Natigilan siya. Muli na naman siyang nasaktan sa sinabi nito, lalo na ang klase ng tingin nito sa kanya. Tila ba sinasabi ng mga mata nito kung gaano siya nito kadisgusto. Wala kang magagawa, Dexter. Mananatili ka rito sa isla kasama ko. Pero huwag kang mag-alala. Tulad ng sinabi ko, 30 days lang naman. At kapag hindi mo pa rin ako kayang mahalin, saka lang kita isusuko. Pinal na saad niya bago ito tinalikuran. At bago pa siya makarating sa kanyang siliday, nag-uunahan ng umagos sa mga luha sa pisngi niya. Ewan ba niya, matibay naman siyang tao pero pagdating sa binata, para siyang kahoy. Bigla na lang siyang nagiging marupok. Bigla siyang nanghihina. Madilim na nang magising si Megan. Pupungas-pungas pa siyang bumangon pero nang mapatingin sa wall clock, ay kaagad nang laki ang kanyang mga mata. Shucks! Hinanap niya kaagad ang sinelas bago nagmamadaling lumabas ng silid. Alas 7 na ng gabi pero hindi pa siya nakakapagluto ng hapunan nila. Mahina niyang pinagalitan ng sarili. Kung alam niya lang na malilate siya ng gising, hindi na sana siya natulog pa. Buti nagising ka pa. Saglit siyang natigilan nang makita si Dexter sa salas at tila'y kanina pa siyang hinihintay. Balak mo ba akong patayin sa gutom? Muli ay pagsusungit nito. Mabilis naman siyang napailing. Hindi. Bibilisan ko na lang pagluluto. Anya, at kaagad na tinungo ang kusina. Siguraduhin mo namang may lasa. Hindi talaga ako kakain kapag walang lasa. Pahabol pa ng binata. Bagot namang bumalik sa pagkakaupo si Dexter. Kanina niya pa gustong gisingin ang dalaga pero ayaw niya namang istorbohin ito. Ayaw niya rin itong makita kung maaari. Pero kumakalam naman ang sikmura niya sa gutom. Gustuhin niya mang magluto pero ayaw niya namang makialam sa kusina. Kaya nagtiis na lang siyang maghintay sa salas. Sobrang inis ang nararamdaman niya sa dalaga. Matapos siya nitong dalhin sa isla. Ngayon naman ay ginugutom pa siya. Ouch! Napabalikwa siya nang marinig ang daing ni Megan. Kaya nag-aalalang pinuntahan niya ito. Ngayon niya lang naalala na hindi nga pala ito marunong magluto. Kaya iniisip niya kung saan ba nanggaling ang kinain nila kanina. What happened? Tanong niya. Nabungaran niyang dalaga. Nakatalikod dito sa kanya habang hawak ang kamay. Kaagad naman itong humarap nang marinig siya. Oo, wala. Nakangiwing tugon nito. Nagsalubong ang kilay niya. Dumako ang tingin niya sa ginagayat nitong lugar at sa daliri nitong kasalukuyang dumudugo. Liar! Galit na singhal niya rito bago ito nilapitan. Hugasan mo yung kamay mo at lagyan mo ng band-aid. Ako na nga lang magluluto. Hindi na, maliit lang naman to eh. Tinignan niya ng masama ang dalaga. Bakit bang kulit mo? Hindi ka ba talaga marunong sumunod sa utos? Para namang napapasong nag-iwas ito ng tingin. Sige na, intindihin mo na yung sugat mo para makapagluto na rin ako. Yun lang at tinalikuran na siya nito. Hindi naman mapigilan ni Megan ang mapangiti habang nilalagyan ng band-aid ang daliring may sugat. Kitang-kita niya kasi ang pag-aalala sa mukha ni Dexter kanina. Hinihiling niya tuloy ngayon na sana palagi na lang siyang mataga. Dumagdag pa sa nagpapakilig sa kanya ay ang isipin na ito ang magluluto ng hapunan nila ngayon. Parang gusto niyang magtatalon sa tuwa. What are you smiling at? Masungit na tanong sa kanya ng binata. Kasalukuyan niya kasi itong pinapanood habang nagluluto. Hindi niya maalis-alis ang ngiti sa labi. Bakit? Lalo ba akong gumaganda kapag nakangiti? Pang-aasar niya. Ewan ba niya? Kahit palagi siya nitong sinusungitan, kinikilig pa rin siya. At mas gusto niya namang nagsusungit ito kesa hindi namamansin. Tsaka ang gwapo pa rin ito. He looks like a handsome madman. Nakakabadrip yung mukha mo. Sus, ayaw mo lang akong umiti dahil baka mahulog ka na sa akin. Huwag ka mag-alala. Sasaluhin naman kita eh. Kinindatan niya pa ito. Asa! Nakangiwing tura nito. Just stop smiling. That's so creepy. Dagdag nito. Pagkuway na upo na rin sa harap ng lamesa. Ang arte? Pasalamat ka, love kita. Wika niya naman at naghanda na ng makakain nila. Umupo siya kaharap ang binata at pinaglagay ito ng pagkain sa plato.
Ang bango at mukhang masarap itong niluto mo. Kaya ang sarap mong mahalin eh. Makailang beses pang inamoy ni Megan ang sinigang na bangus na bahagya pang umuusok. Ikaw lang naman ang hindi marunong magluto. Pambabara nito. Pero sa halip na maasar ay lalo lang siyang natuwa. Kahit kasi panay pang-aasar lang ito sa kanya ay ayos lang. Dahil ika nga niya, ang mahalaga sa kanya ay nakakausap niya pa rin ito. Talaga ba? Sarap na sarap ka nga kanina sa niluto ko eh. Nagsimula na siyang kumain at siguradong mabubusog talaga siya ngayon. Gutom lang ako kanina. Lihim siyang natigilan pero pinanatili niya pa rin ang ngiti sa labi. Hindi dapat siya magpakitang naapektuhan sa sinasabi nito. Ganun? Eh di palagi kitang gugutumin para lagi kang masasarapan. Tatawa-tawang saad niya. Pansin niyang nagsalubong ang kilay ng binata at saglit siyang pinagmasdan. Akala niya ititigil nito pero ikinagulat niya lang ang sinabi nito. Try me. Dahil oras na magutom ako, ikaw ang kakainin ko. Nanunod yung wika nito. Kaagad na nag-init ang buong mukha niya. Hindi naman siya tanga para hindi magets ang sinabi nito. Lalo na't naalala niyang playboy ang binata at palaging nasa bar ang mga ito kasama ng kuya niya. Kaya sigurado siyang marami na itong babaeng na ikama. Ewan ba niya, bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Oh, bakit natahimik ka dyan? Tanong nito. Pagkuway pagak na tumawa. Asa ka namang tututuhanin ko. Kahit ikaw na lang ang natitirang babae sa mundo, never pa rin kitang papatulan. Megan rolled her eyes. Huwag kang magsalita ng tapos, Mr. Santillan. Pang-aasar niya na lang. Kahit na ang totoo ay nasaktan na naman siya sa sinabi nito. Fine. Nagtatakang tinignan niya si Dexter na piliyong nakangisi. Tila ba'y may naisip na namang kalokohan. Papatulang ko yung 1 month challenge mo. Since mahihirapan na rin naman akong umalis dito, pagbibigyan kita sa hiling mo. Pero pagkatapos at hindi pa rin kita natututunang mahalin, please lang, hayaan mo na ako. Humanap ka na lang ng ibang lalaking mamahalin ka at deserve mo. Ewan ba niya pero sobra siyang nasaktan sa sinabi nito. Para kasing gusto nitong palabasin na wala na talaga siyang pag-asa na magustuhan man lang nito. Naipilig na lang niya ang ulo. Hindi dapat nagpapa-apekto sa kahit na anong sasabihin nito. Okay, the 1 month challenge starts now. Kinabukasan, pagkatapos magluto ng agahan ay naisipan ni Megan na maligo muna ng dagat. Tulog pa kasi ang binata. Ayaw niya namang istorbohin ito sa pagtulog. Nakapantit bra lang siya nang sumisid ng dagat. Wala naman kasing ibang tao sa paligid. At kung magigising naman si Dexter, mas maganda. Hindi pa rin kasi nawawala sa isip niya ang sinabi nito kagabi na hinding-hindi siya nito papatulan. Kaya heto siya. Gagawin niyang lahat, maglaway lang ito sa kanya. Wala rin naman siyang dapat ikahiya. Bukod sa magandang katawan, maputi rin siya at makinis. Bata pa lang kasi siya, alagang-alaga na siya ng kanyang mommy. Nang iahon niya ang ulo sa dagat ay muntikan pa siyang mapatili sa gulat nang makitang papalapit sa kinaroroonan niya si Dexter. Halatang bagong gising lang ito dahil bahagya pang gulo ang buhok. Sa lubong ang kilay na diretsyong nakatingin sa kanya. Mukhang bad mood. Hi, good morning. Bati niya nang makabawi sa pagkagulat. Pero ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nang ganap na itong makalapit sa dalampasigan, ay nagpa siya na rin siyang umahon ng dagat. Hindi niya rin inaalis ang tingin sa binata. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito kapag nakita ang katawan niya. Hindi naman siya nabigo. Dahil kitang-kita niya kung papaano ito napalunok ng laway habang hinahagod siya ng tingin. Gusto niyang magdiwang, at least ngayon alam niyang may epekto rin siya rito. Inuna mo pa talagang maligo ng dagat kesa ipaghanda ko ng almusala. Pagsusungit nito, bahagya pa nitong inilagay ang kanyang kamay sa bulsa ng pajama nitong suot. Pinagluto na kita, hindi lang kita ginising kasi ang sarap ng tulog mo. Nakangiting pangatwira niya. Dexter rolled his eyes. Nagugutom na ako. Okay, ipaghahanda na kita, Mr. Pogi. Akmanan niya itong tatalikuran para bumalik sa bahay nang muli itong magsalita.
hindi ka man lang ba magtatapis ng katawan mo? Natigilan siya at nanunod yung hinarap ang binata. At bakit? Nadidistract ka ba sa katawan ko? Bigla namang naningkit ang mga mata ni Dexter. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Anong sinasabi mo dyan? Pinagtatapos lang kita dahil akong nilalamig dyan sa itsura mo. Wika nito at mabilis siyang tinalikuran. E di yakapin mo ko kung nilalamig ka. Anyang walang balak magpatalo. Saglit na natigilan ang binata. Iyon ang kinuha niyang pagkakataon para humarang sa dinaraanan nito. Come on, you can hug me. Pangaasar niya at ibinuka pa ang mga kamay. Baliw talaga. Iiling-iling na tinabing nito ang kamay niya at malalaki ang hakbang na tinungo ang bahay. Ngingiti-ngiti namang hinabol niya ito ng tingin. Siyempre kinikilig siya. Nakita niya kasi ang pasimpleng pagngiti nito kanina. Kahit saglit lang yon, ay tila ba nanalo na siya ng loto. Oh, smile mo palang talaga para na akong hihimatayin, mister ko. Hintayin mo lang talaga at mamahalin mo rin ako. Nagawa niyang isigaw kahit hindi niya sigurado kung maririnig pa yon ng binata. Bago sumunod sa binata ay kinuha niya ang towel at itinapis sa katawan niya. Gusto pa sana niyang ibalandra ang katawan niya kaso nilalamig na talaga siya. Next time na lang siguro. Pagpasok sa kusina ay naabutan niyang nakaupo na si Dexter at tila hinihintay na lang siya. Magbanlaw ka na lang muna, makakapaghintay pa naman ako. Para naman siyang timang na napangiti. Oy naman! Kinikilig na talaga ako sa'yo. Kanina ka pa nagkikare sa akin. Pagpapakyut niya. Napaka-assuming mong babae ka, no? Tila napipiko na wika ni Dexter. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Sa sarili ko ako nag-aalala. Dahil baka kapag nagkasakit ka, mahawa pa ako. Tsaka walang mag-iintindi sa'yo rito. Ano yun? Ako ang mag-aasikaso sa'yo? Hell no! Nye-nye-nye! Saad naman ni Megan at tila hindi pa rin kumbinsido sa sinabi nito. Pero sige na nga, magbabanlaw na ako. Kawawa ka naman, lumalaki ng ilong mo pag nagsisinungaling ka. Dagdag niya at mabilis na itong tinalikuran. Bilisan mo, nagugutom na ako. Sigaw ni Dexter. Bahagya niya pang hinawakan ng ilong kung lumalaki nga yun. Matapos nilang kumain, ay kaagad ding hinugasan ni Megan ng mga pinagkainan. Wala bang TV rito? Nabuburyong na ako. Nakabusangot na tanong ni Dexter. Wala. Hindi sinadya akong nagpalagay dahil gusto ko sa akin lang atensyon mo. Tugon naman niya na lalong nagpabusangot sa binata. Nakakaboring kang kasama. Napikon siya sa sinabi nito. Kaya nakapamewang niyang hinarap ito. Ang sakit mo talagang magsalita, no? Pasalamat ka, mahal kita. At huwag ka mag-alala. Ipapasyal kita. Mas gusto ko nilang matulog kesa mamasyal. Lalo siyang napikon. Pasalamat talagang lalaking to at mahal niya ito. Sige, matulog ka. Gagawin kong dalawang buwan ang pananatili natin dito. What? Hindi makapaniwalang tinitigan siya nito. You can't do that. Yes, I can. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Pagkuway nilapitan ito at marahang hinaplos ang braso. Kaya kung ako sa'yo, magiging masunurin ako. Isa lang naman kasi ang gusto ko eh. Ang makasama ka at makakwentuhan para mas madali mo akong mahalin. Ang dami mong alam. Galit na tinabing nito ang kamay niya bago siya iniwan. Tipid na lang siyang napangiti at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Pagkatapos niyang maghugas, ay niyaya niya ng binata na mamasyal sa magagandang lugar. Hindi naman na ito tumanggi pa. Sa katunayan nga ay mas nauna pa itong lumabas ng bahay. Kaninong isla to? Wala yatang nababanggit sa akin si Marlo na mayroong kayong pag-aaring tulad nito. Maya-maya ay tanong nito. Malayo-layo na rin ang nalalakad nila. Mainit pero hindi nakahadlang yon dahil damang-daman nila ang sariwang hangin. Regalo to sa akin ni Daddy. Di ba ang ganda at ang linis ng paligid? Proud na saad niya. Marahan namang napatangutango ang binata. Kasalukuyan itong inililibot ng tingin ng paligid. Wala bang nakatira rito? Saglit siyang natigilan sa tanong nito. Wala akong balak na humingi ng tulong sa kanila.
I'm just asking. Nagtataka lang ako dahil masyadong malaki ang islang to. Dagdag nito nang mabasa ang iniisip niya. May nakatira dito. Nasa pinakadulo na sila ng isla. Pwede tayong mamasyal doon kung gusto mo. Kung pwede eh, why not? Napanguso siya. Hindi pwede kasi nga gusto ko masolo kita. Pansin niya ang biglang paglungkot ng mukha nito. Pero alam niyang mas malungkot siya sa isiping ayaw talaga nitong makasama siya. Ilang araw na silang magkasama pero tila wala pa rin improvement. Oo, minsan, aaminin niya. Madalas niyang napapansin ang pag-aalala nito sa kanya. Pero mas lamang pa rin ang katotohanan na ayaw talaga nitong makasama siya. Nang sumunod na araw ay sa ilog naman ipinasyal ni Megan ang binata. Sinubukan niyang ayain itong maligo ng dagat. Pero ayaw daw nito, kaya naisipan niyang sa ilog na lang ito dalhin. Sigurado ka ba? Marunong kang mangawil? Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang tinanong ang binata. Sinasabi mong mahal mo ko pero hindi ka naman naniniwala sa akin. Tch! Wala ka bang tiwala sa mahal mo? Balik tanong nito habang hawak pa rin ang pangawil. Mabuti na lang talaga at may pangawil sa rest house niya. Nang marinig ang sinabi nito ay kaagad na napalitan ng kilig ang pagdududa niya. Sa bagay, mahal na mahal nga kita kaya kahit nang sisinungaling ka pa, paniniwalaan pa rin kita. Hirit niya. Siyempre hindi pwedeng hindi siya ihirit. Dapat ay magawa niya pa rin itong pakiligin kahit sa mga banat man lang niya. Pansin niya namang natigilan ito. Tila hindi nagustuhan ng sinabi niya. Pero wala naman na siyang nakuha pang tugon dahil nag-uumpisa na ito sa pangangawil. Siya naman ay nagtungo sa malaking bato at doon na upo. Tahimik niya na lang din na pinanonood ang ginagawa ng binata. Minuto lang ang lumipas nang mapansin niyang napangiti ang binata. Gotcha! Masayang saad nito habang hinihila ang tali. May nahuli ka na? Nae-excited niyang tanong. Hindi ito sumagot. Sa halip ay nagpatuloy lang sa paghila sa tali. Maya-maya lang din ay masaya siyang napatili nang makita ang nahuli nitong isang malaking tilapia. Bahagya pa itong gumagalaw-galaw. Wow! Ang galing! See? Sabi ko sa iyo magtitiwala ka lang eh. Pagyayabang ng binata. Tumayo ito at inilagay sa timba ang nahuli. Nilapitan niya naman ang timba at natutuwang pinagmasa ng isda. Sa sobrang laki noon ay kasya na sa 5 tao ang pwedeng kumain. Nang magsawa niya sa pagtingin sa isda ay nilapitan niya naman si Dexter na muling bumalik sa pwesto para muling mangawil. What? Tanong nito na hindi man lang siya nililingon. Pwede mo ba akong turuang mangawil? Gusto ko rin maranasang makahuli ng malaking isda. Nagpapakyute pa talaga siya para lamang pumayag ito. Matagal muna siya nitong pinakatitigan bago bumuntong hininga. Fine! Yehey! Parang batang napapatalon pa siya dahil sa tuwa. Sinenyasyan siya nito na umupo sa tabi niya na kaagad niya namang ginawa. Tumayo naman ang binata at ganoon na lang ang paninigas ng katawan niya nang maramdaman ang pagpuesto nito sa kanyang likuran. Para siyang nawala sa katinoan nang maramdaman ang mainit nitong katawan. Ni hindi niya na nga namamalaya na hawak niya na pala ang pangawil na kanina'y hawak nito. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya na para bang anumang oras ay tatalon palabas sa dibdib niya. Hindi niya masisi kung bakit ganito ang naging reaksyon niya. Kung iisipin kasi, para na siyang niyayakap nito mula sa likuran. Ito na rin ang unang beses na ginawa ito ng lalaki. Hey, are you listening? Untag nito sa kanya na nagpabalik sa kanyang ulirat. Magkakasunod naman siyang napatango dahil wala talaga siyang naintindihan. Basta, isa lang ang alam niya at yun ay sobrang saya ng puso niya ngayon. Good, basta huwag kang gagalaw. Maghintay ka lang at makakahuli ka rin. Napangiti siya, pati kasi ang mukha nila ang lapit na sa isa't isa. Isang maling lingon niya ay magdidikit na ang labi nila, pero syempre hindi niya gagawin yon. Oo, pangarap niyang ang binata ang maging first kiss niya, pero syempre dapat pag ginawa nito ang bagay na yon, ay meron na itong nararamdaman para sa kanya. Gusto niyang maging special ang magiging unang halik niya. Kagaya ba ng paghihintay ko na mahalin mo rin ako? Biro niya.
Saglit namang natigilan si Dexter sa narinig. Hindi yata inaasahan ang sasabihin niya. Puro kakalukuhan. Anito, bago siya nilayuan. Napasimangot naman siya. Tumayo siya at hinarap ito. Eh bakit tumayo ka rin? Maang natanong nito. Yakapin mo ko ulit. Alam mo namang lucky charm kita. Parang batang hirit niya. Lucky charm your face. Sige na, mupo ka na't para may mahuli ka na. Napalabi si Megan. Alam mo, ang sarap kaya sa feeling kung may feelings ka rin sa akin. Itry mo. Nagsalubong ang kilay nito. Mukhang napiko na yata. Try mo rin maupo na para may mahuli ka na. Dahil I swear, hindi talaga kita bibigyan ng nahuli ko. Pero kung ayaw mo naman, umuwi na lang tayo. Mahabang wika nito bago siya tinalikuran. Naalarma naman siya. Mabilis niya itong nilapitan at pinigilan ng akmang aalis. Wait! Sabi ko nga ay mga ngawil na ako. Just wait. Masama siyang tinitigan ni Dexter. Ikaw naman ang bilis mong mapikon. Nagbibiro lang eh. Rinig niya ang marhas na pagbuntong hininga ni Dexter. Fine. Hindi maipintang mukha ni Megan. Kung ano-ano ng parte ng katawan niya ang kinamot niya. Kanina pa rin siya nakaupo. May kalahating oras na siguro pero hindi niya pa rin nararamdaman ng pagbigat ng pangawil. Sa madaling salita, wala pa rin siyang nahuhuli, kahit na isa. Samantalang sa gilid niya naman ay nakatayo si Dexter. Lihim siyang pinagmamasdan. Kanina pa nagpipigilang binata na tumawa. Ewan ba niya, natutuwa siyang makita ang bagot na mukha ng dalaga. Wala ka pa rin bang nahuhuli? Kanina pa tayo rito ah. Pangaasar ni Dexter. Pilit naman ang ngiting nilingon siya ng dalaga. Malapit na to, maghintay ka lang dyan. Kanina pa ako naghihintay, naiinip na ako. Uwi na ako. Wait lang kasi, teka, parang may nahuli na ako. Hindi makapaniwalang saad ni Megan. Mahigpit niyang hinawakan ng pangawil nang bigla iyong bumigat. Hindi naman naniniwalang nilapitan niya ito. Sigurado ka? Wala ka talagang tiwala sa akin, just watch me. Dahan-dahang tumayo si Megan. Pagkuway hinigit ang tali. Nanlaki sa tuwa ang mga mata niya nang makita ang isdang tila gusto pang kumawala. See? I told you! May nahuli na ako! Kulang na lang ay magtatalon siya sa tuwa. Kaagad naman yung nilagay ni Dexter sa timba. Sabi ko sa'yo eh, maghintay ka lang at makukuha mo rin ang gusto mong makuha. Seryosong wika nito. Pilihan naman siyang napangiti at nilapitan ng binata. Talaga? Ibig sabihin ba noon, makukuha na rin kita? Natigilan at hindi kaagad nakasagot ang binata. Tila ba'y may malaking bumara sa lalamunan niya. Tumikhim muna ito. Nakaiwas ang tingin bago sumagot. Bumanat ka na naman, umuwi na nga tayo. Kinilig na naman siya. Hindi kasi nakaligtas sa kanya ang pagngiti ng binata. Sus, kinilig ka lang eh. Napagpasyahan nilang ihawi na lang ang mga nahuling isda. At sa tabing dagat nila naisipang mag-ihaw at tumambay. Nagdala na rin sila doon ng kanin at gagamitin sa pagkain. Doon na rin kasi sila maghahapunan. Ang romantic naman ito, date sa tabing dagat. Mula sa iniihaw ay bumaling ang tingin ni Dexter sa nakangiting dalaga. Assuming ka na naman, kakain lang tayo, hindi ito date. Napanguso naman si Megan. At inis itong nilingon. Alam mo ikaw, ang KG mo, ba't hindi mo nilang ako suportahan? Masasaktan ka lang kasi kapag pinagpatuloy mo. Tugon nito. Nasa iniihaw na ang atensyon. Hindi tuloy nito nakita ang pagsungaw ng lungkot sa mga mata niya. Bakit? Wala ba talagang pag-asang matupad ang pangarap ko na balang araw? Mamahalin mo rin ako at ididate? Lalo siyang nalungkot nang hindi na tumugon pa ang binata. Tila iniiwasan talaga nitong tanong niya. Ihanda mo ng mga plato, malapit na itong maluto. Pag-iiba nito ng usapan. Wala namang magawa na sinunod niya na lamang to. Hahayaan niya na muna ito sa ngayon. Baka mapikon na naman to kapag ginulik niya. Ang mahalaga ay nakakasama niya ito ngayon sa napakaromantik na gabing to. Pagkatapos kumain ay nanatili pa sila sa tabing dagat at pinagmamasdan ng kalangitan. Halos mabigyan si Megan sa sobrang katahimikan.
tanging panggabing ingay lang ang naririnig sa paligid. Ayaw naman niyang magsalita. Baka kasi hindi na naman magustuhan ng binata ang sasabihin niya. Masira pa ang moment nila. Tahimik pero mas okay na sa kanya kasi kasama niya naman to. Kailan mo nasabi sa sarili mong mahal mo ko? Basag ni Dexter sa katahimikan. Tila hindi na rin ito nakatiis sa sobrang katahimikan nila. Nilingon niya ito at matamis na mapangiti nang maalala ang unang araw na nakita niya ito. Unang kita ko palang sa'yo, tinamaan na ako. Ewan, hindi ko rin alam kung kailan. Basta, nagising na lang ako na mahal na kita eh. Ikaw, kailan mo ba ako mamahalin? Mahina itong natawa sa tanong niya. At huli na para ma-realize niyang sinabi. Ay, sorry. Mahina niyang natampal ang bibig. Kahit kailan talaga, hindi siya nauubusan ng mga banat. Pero may bahagi ng puso niya ang umaasa na sasagutin nito ang tanong niya. Eh bakit mo ko minahal? I mean, napakasungit ko sa'yo. Muli itong nagseryoso. Hindi ko nga rin alam eh. Nagkibit-balikat siya. Kailangan ba may dahilan? Balik tanong niya. Eh ikaw, bakit ang dami mong tanong? Nothing. I just wanna know. Hindi naman siguro dahil sa gwapo ako, no? Bonus na lang yung pagiging gwapo mo. Napangiti si Dexter. Sa mga araw na lumipas, napapansin niyang sarili na unti-unti nang napapangiti ng dalaga. Eh, nag-smile na siya. Kinikilig ka, no? Panunod niya rito. Kaagad namang napawi ang ngiti ng binata. Sinasabi mo dyan? Asus, huwag mo nang i-deny. Umusod siya palapit sa binata at inilapit ang mukha sa mukha nito. Alam mo, pupusta talaga ako. Bago matapos ang 30 days, mahal mo na rin ako. Ano namang ipupusta mo? Tanong ng binata at inilapit din ang mukha sa kanya. Bigla tuloy siyang napalunok. Konting galaw pa at magdidikit na ang mga labi nila. Kaya naman bahagya siyang lumayo. Siyempre, ipupusta kong sarili ko dahil kapag nanalo ako, sayang-sayo na ako. Talaga? Tila nangaasan na lalong inilapit ni Dexter ang mukha sa kanya. Sabayan pa ng pagtingin nito sa kanyang labi. Tuloy ay nakagat niya ang lower lip niya. You know what? I wonder kung anong lasa ng labi mo. Napakadaldal mo kasi. Mariin ang muli siyang napalunok nang ang salita ng binata ay naging pabulong na lang. Anong trip mo? Hindi na rin siya halos makapagsalita dahil lumalakas na naman ang tibok ng puso niya. Bahagya rin siyang umusod palayo rito. Can I? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Lalo siyang kinabahan nang kabigin siya nitong palapit. Nagtagal pa ang kamay nito sa kanyang likuran. Mukhang nagkamali talaga siya na nilapit niya pa ang mukha niya rito. Tuloy ay nagisa siya sa sarili niyang mantika. Mariin na lang siyang napapikit nang dahang-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. Mahigpit ding nakatikom ang mga kamay niya. May ilang segundo rin siyang nakapikit. Nagtataka na siya dahil wala pang labi na dumadampi sa kanya. Hanggang sa napamulat na lang siya nang marinig ang mapangasar na tawa nito. Kaagad naman siyang umayos ng pwesto at dumistansya rito. Nakakahiya. Parang gusto niya na lang magpalamon sa dagat ng mga oras na iyon. Eh nakala mo ba talagang hahalikan kita? Tanong nito sa pagitan ng pagtawa. Hindi naman makaimik na mabilis siyang tumayo at tinalikuran nito. Lihim niya pang pinapagalitan ng sarili. Bakit kasi naniwala agad siya rito? Bakit may pagpikit pa siyang nalalaman? Tuloy ay inakala nitong gano'n na lang siya kabilis makuha. Eh, nakakainis. Pasalampak siyang naupo sa kama. Hanggang ngayon ay naririnig niya pa rin ang mapangasar na tawa ng binata. Ang akala niya talaga, seryoso na ito kanina. Yun pala'y pinagtitripan lang siya. Day 10. Bagot na nakaharap sa malaking salamin si Megan, hindi niya maiwasang mangamba. 10 araw na kasi silang magkasama pero wala pa rin siyang nakikitang improvement kay Dexter. Hindi niya pa rin makita sa mga mata nito kung may pag-asa na bang mahalin din siya nito o baka talagang magaling lang magtago ng nararamdaman ng binata. Bigla siyang nabuhayan ng loob sa naisip. Sana nga.
Hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa, Self. Mahaba pa ang araw. Makukuha mo rin ang loob niya. At mapapaibig mo rin siya. Tiyaga lang. Anya sa sarili na pinipilit pang ngumiti. Ang mahalaga, nakikita mo naman siyang nag-aalala sa'yo. Pangungumbinsi niya pa. Natigilan lang siya sa pagsasalita nang makarinig ng mga ingay sa labas. Nagtatakang lumapit siya sa bintana at sinilip kung saan nang gagaling ang ingay. Napakunot noo siya nang makilala kung sino mga paparating. Anong ginagawa nila rito? Hindi pa man niya nasasagot ang sarili niyang katanungan ay mabilis nang dumako sa kanya ang atensyon ng mga ito. Ma'am Megan, hello po! May kalakasang bati sa kanya ni Sheila. May pagkaway pa itong nalalaman. Napipilitan namang kumaway na rin siya sa mga ito. Sina Sheila ang mga nakatira sa kabilang bahagi ng isla. Kasama nito ang kakambal na si Marky at ang ilan pang mga kabataan. Nagmamadali siyang lumabas para salubungin ng mga ito. Hinihiling niya lang na sana ay tulog pa si Dexter. Pero mukhang hindi narinig ang hiling niya. Dahil paglabas niya ng bahay, ay nakita niyang binatang kausap sila Sheila. Hello sir, ako po si Sheila. Si Marky po kakambal ko at sila naman po mga kaibigan ko. Rinig niyang masiglang pagpapakilala ng dalaga kay Dexter. Nakatalikod sa kanyang binata kaya hindi niya makita ang reaksyon nito. Wala naman siyang sinayang na oras at kaagad na nilapitan ng mga ito. Hindi nalalayo ang edad niya kila Sheila. Kaya hindi maiwasang hindi siya makaramdam ng selos, lalo na't kita niyang pagngiti dito ni Dexter. Nagsiselos siya dahil ang dali lang ngumiti sa iba ng binata, pero sa kanya, pahirapan pa siya. Hi Ma'am Megan! Bumaling ang tingin nilang lahat sa kanya nang nakangiti siyang batiin ni Marky. Maliban kay Dexter na hindi man lang siya sinulyapan, kahit saglit. Hello, anong ginagawa niyo rito? Ang aga pa. Tanong niya nang ganap ng makalapit sa mga ito. Tumabi pa siya sa gilid ni Dexter. Nag-iikot lang po. Tapos naisipan na rin naming daanan ka rito. Nabanggit kasi ni Inang na nandito kang araw. Si Sheila ang tumugon na hindi mo wala-wala ang ngiti at panay ang pagpapakyut sa binata. Asawa niyo po ma'am? Tanong ng isa sa mga kasamahan nila Sheila na nagpakilala bilang Becca. Malawak naman siyang napangiti. Yes! No! Kapatid lang siya ng kaibigan ko. Napawi ang ngiti niya nang sumalungat sa sagot niya si Dexter. Nang tignan niya ito ay seryoso lang ito at nakatingin lang kay Sheila. Lalo tuloy siyang kinain ng selos. Ah, marami pa po kayong kasama? Muli ay tanong ni Sheila. Halatang natuwa sa sinagot nito. Lihim naman siyang napairap. Hindi niya akalaing pagseselosa niya ito. Kung sa bagay, maganda rin naman ito. Kahit morena, mahilig kasing maligo ng dagat. Kami lang dalawa. Sinabi niya kasi sa akin na magandang araw dito sa isla. Si Dexter pa rin ang sumagot. Tila ba'y wala silang kasama. Talagang maganda dito, sir. Tamang-tama, may konting salo-salo sa bahay. Birthday kasi ni Lola. Punta po kayo, Ma'am Megan. Salamat na lang, Sheila, pero kasi may iba pa kaming pupuntahan ni Dexter. May pupuntahan ba tayo ngayon? Ang alam ko, wala. Parang nangaasar na, saglit siyang sinulyapan nito. So sige Sheila, pupunta kami. Excited na rin ako makarating sa inyo. Talaga po? Naku, hindi po kayo magsisisi. Parang nanalo sa loto na wika ni Sheila. Okay ka lang po ba, ma'am? Bumaling naman ang tingin niya kay Marky. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kaagad naman siyang napatango. Oo. Sheila, mag-uusap lang kami ni Dexter sa loob ba? Anya, hindi na niya hinintay pang makasagot ang mga ito. Dahil kaagad niya nang hinilang binata, papasok sa loob ng bahay. Nagpupuyos ang kalooban niya. Feeling niya'y pinahiya siya ng binata. Gusto niyang magwala sa inis. Pero may mapapalaba siya kung gagawin niya yon. Baka sabihan lang siyang immature ng binata. Hindi tayo pupunta sa kanila, Dex. Saad kaagad ni Megan nang makarating sila sa salas. Why not? Nabuboring na rin ako dito. Parang wala lang natugon ito. Sa iba na lang kita ipapasyal o kung gusto mo, mangawil na lang ulit tayo. Nagsalubong ang kilay nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya.
Kung ayaw mong pumunta, ako gusto ko. Sasama ako sa kanila. At huwag ka mag-alala. Dahil hindi naman kita tatakasan. Nagngingit-ngit sa galit ang ngipin niya. Pero usapan natin tayong dalawa lang, di ba? May kasunduan tayo. Wala sa kasunduan natin na ipagkait mo sa aking makihalubilo sa iba. Mariing wika nito. Pero, bakit hindi mo nilang sundin ang gusto ko, Megan? Palagi nilang ikaw ang nasusunod. Paano kita matututunang mahalin kung ngayon pa lang sinasakal mo na ako? Natigilan siya sa sinabi nito. Mukhang sumabog na rin ito at bagot siyang tinignan. Pinagbigyan na nga kita sa 30 days. Huwag mo namang abusuhin. Ipakita mo sa akin na dapat talaga kitang mahalin. Stop being immature here, Megan. Galit na dagdag nito bago siya tinalikuran. Akamang lalabas ito ng pigilan niya. Pumunta siya sa harapan nito at pilit na gumiti. Sige na nga, punta na tayo doon. Sorry na. Marahas lang itong bumuntong hininga bago siya matalim na tinitigan. Pagkuway nagpatuloy na sa paglabas ng bahay. Laglag ang balikat na hinabol niya ito ng tingin. Muli ay pinagalitan niya ang sarili. Tama ang binata. Hindi dapat siya maging selosa. Hindi niya dapat ito sinasakal. Naging mainit ang pagsalubong kila Megan ng mga taga-Sitio Paraiso. Lalo na mag-asawang Lucy at Delphine na siyang katiwala niya sa rest house kapag wala siya. Ang mga taga-Sitio din ang nagsisilbing bantay sa buong isla. Kape ma'am, alam kong na-miss mo yan. Nakangiting inilapag ni Marky ang umuusok pang tasa sa ibabaw ng lamesa sa harap nila Megan. Ang kapeng yun ay gawa sa bigas at talaga namang sobra niyang nagustuhan ng matikman ng lasa. Naku, salamat Marky. Sobra ko nga itong na-miss eh. Magiliw niyang tugon. Natutuwa siya rito dahil kahit matagal siyang hindi nakapunta ng isla, ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang gusto niya. Sa isang gilid naman ay bad trip na nagmamasid lang sa kanila si Dexter. Hindi niya maintindihan kung bakit kumukulo ang dugo niya kapag nakikitang nag-uusap at nagingitian sila Megan at Marky. Basta, ang alam lang niya, kakaiba ang tingin ni Marky sa dalaga. Lalaki rin siya, kaya alam niya ang mga tingin na iyon at hindi niya yung nagugustuhan. Hi sir, try niyo rin po ito. Promise magugustuhan mo. Lumipat ang tingin niya kay Sheila nang ilapag nito sa harap niya ang tasa ng kape. Salamat, anya, at kaagad iyong tinikman. Sa gilid ng mga mata niya, ay kita niya ang pagtingin sa kanila ni Megan. Lihim siyang napangisi. Naiinis man siya pero hindi niya maiwasang matuwa kapag nakikita ang selos sa mga mata nito. Plano niyang manatili sa sitio. Titignan niya kung hanggang saan ang pagmamahal na sinasabi ni Megan. Kinagabihan ay nagkaroon ng salo-salo sa munting bahay nila Sheila. Maraming bisitang nagkakasiyahan. May pa-videoke at may iba ring nagsasayawan. May mga nagiinuman din. At isa na rin si Dexter na hindi talaga tumanggi nang ayain siyang uminom. Medyo nanibago lang siya. Ibang alak kasi ang iniinom ng mga ito kumpara sa mga alak na naiinom niya sa bar. Pero dahil na-miss niya ng malasing, kaya hindi na siya nag-inerte pa. Dahil ayaw namang maging caging ni Megan, kaya hindi niya napinigilan pang makipag-inuman ng binata. Natutuwa nga siya at mukhang komportable ito sa mga kainuman niya. Siya naman ay piniling makikanta kila Sheila. Tumayo lang siya na makaramdam ng tawag ng kalikasan. May kalayuan ng palikuran kaya natagalan siyang makarating doon. Pagkatapos umihi, ay kaagad rin siyang lumabas ng banyo at bumalik sa mga nagkakasiyahan. Pero nasa kalagitnaan pa lang siya nang makasalubong niya si Marky. Base sa paglalakad nito, ay mukhang nakainom na rin. Oh, hi ma'am. Hello, san ka? Tanong niya rito. Sinundan lang po kita. Nag-alala na kasi ako dahil ang tagal mong makabalik. Baka ako na paano ka na. Para namang hinaplos ang puso niya sa pag-aalala nito. Bigla rin napasok sa kanyang isip si Dexter. Hindi niya mapigilang itanong kung nag-aalala rin kaya ito sa kanya. Pero mukhang hindi. Enjoy na enjoy kasi yun sa pakikipag-inuman. Ah, nag-igib kasi ako ng tubig pambuhos. Anyway, thank you sa pag-aalala. Sana sinabihan niyo na lang po ako. Natatawa namang pabiru niya itong hinampas sa balikat.
Ayos lang naman. Balik na tayo ron. Samantala, kanina pa nang hahaba ang leeg ni Dexter. Kakalingon sa paligid. Kanina niya pang hinahanap sa paningin si Megan. Pero hindi niya naman ito makita. Kanina pa itong wala sa pwesto. Lalo pa siyang nagtaka nang makitang kanina pa rin wala si Marky. Sa isiping parehas walang dalawa, ay parang gusto niyang magwala. Pinuno niya ang baso ng alak at diretsyong ininom yun. Magkakasunod na pag-inom ng alak ang ginawa niya. Ni hindi na rin siya makasabay pa sa kwentuhan ng mga kainuman nang biglang dumating sila Megan at Marky. Nagsalubong ang kilay niya nang makitang parang nagkakatuwaan pa ang mga ito. Tuloy ay hindi niya na namalayang humigpit na pala ang hawak niya sa baso. Hala, sir! Napasinghap sa gulat ang mga kainuman niya nang mabasag ang hawak niyang baso. Para naman siyang natauhan ng marinig ang mga ito. Kaya kaagad niyang nabitawan ang basag na baso. Ang kanyang kamay ay kaagad na nagdugo. Naagaw naman nila ang atensyon ng iba. Pati na sila Megan na kaagad siyang nilapitan. Anong nangyari? Nag-aalal lang tanong nito. Akma pa nitong hawakan ng kamay niya nang iiwas niya yon. Hindi niya pinansin ang dalaga. Ayos lang ho ako. Anya sa mga kasamahan bago tumayo. Maghuhugas lang ho ako. Mabilis niyang tinalikuran ng mga ito. Sinunda naman siya ni Megan. Nang mahugasan ng sugatang kamay ay inaya na ni Megan si Dexter sa tutuluyan nilang kubo. Maliit lang ang kubo. Sakto lang para sa kanilang dalawa. Walang katre doon kaya sapapag sila nahiga. Ano bang nangyari, Dex? Bakit nabasag yung baso? Hindi pa rin maalis ang pag-aalala niya. Baka kasi ma-impeksyon yun. And as usual, hindi pa rin siya nito pinapansin hanggang makapasok sila sa kubo para lang siyang hangin na nilagpasan. Dex! What? Bagot siya nitong hinarap. Eh ikaw, bakit magkasama kayo ng Marky na yon? Ha? Naguguluhang tanong niya. Bakit biglang napunta sa kanya ang tanong? Tss, never mind. Muli siya nitong tinalikuran. Umihi lang ako, tapos nung pabalik na ako nakasalubong ko siya. No need to explain. Mukhang type ka niya. Bakit hindi na lang siyang patulan mo? Natigilan naman siya. Aaminin niyang nasaktan siya sa sinabi nito. Bakit ganun na lang kadali para dito ang ipagbigayan siya sa iba? Nagsiselos ka ba? Kesa patulan ay iyon na lang ang sinabi niya. Pagak namang natawang binata. Pagkuway muli siyang hinarap. Ako? Nagsiselos? Sino nagsabi sa'yo? Kahit ilang lalaki pang kasama mo, hinding-hindi ako magsiselos. Mas maganda nga yun eh. Makakawala na ako sa kabaliwan mo. Parang kutsilyong tumarak sa dibdib niya ang sinabi nito. Okay. Hindi mo rin naman kailangan magselos kasi kahit ilang lalaki pang kasama ko at makilala ko, ikaw pa rin naman ang pipiliin at mamahalin ko. Matamis niya pa itong nginitian. Kahit ang totoo, ay gusto na niyang maiyak. Matiim siya nitong pinakatitigan. Pagkaway pilyong ngumiti. Then, prove it to me. Ha? Nakangising nilapitan siya ng binata. You know what I mean. Patunayan mo sa akin na mahal mo ko. Halos kilabutan siya ng marahang haplusin nito ang braso niya. Bigla tuloy siyang lumayo rito. Hindi sa pagbibigay ng katawan ko sa iyo mapapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo, Dexter. Kahit na lantaran kong ipakita sa iyo ang pagmamahal ko, hindi naman ibig sabihin nun ay ganun lang ako kadaling magpakama sa iyo. Matatag niyang wika na nilalabanan ng mga titig nito. That's good. Sarkastikong muli itong tumawa. Dahil kahit maghubad ka pa sa harapan ko ngayon, hindi pa rin kita papatulan. Iniwanan pa siya nito ng mapangasar na ngisi bago siya tinalikuran at nahiga. Nangihina namang pinanood niya na lang ito. Lihim niya pang nasapo ang dibdib. Ang sakit mong mahalin. Pero sige, kaya pa. Marami pang araw. Anya sa sarili bago nagtungo sa tabi nito. Maliit lang ang papag kaya no choice kung hindi ang magtabi sila sa higaan. Tanghali na ng magising kinaumagahan si Megan. Nagtaka pa siya nang makitang wala na sa tabi niya si Dexter. Nagmamadaling lumabas siya. Lalo pa siyang nag-alala nang hindi ito makita sa labas.
Kaya naman nagdesisyon na rin siyang pumunta sa tabing dagat. Kahit hindi pa nakakapaghilamos at gulo pa ang buhok. Nawala ang pag-aalala niya nang makita ang binatang nasa tabing dagat. Naglalakad. Kasama nito si Sheila. At tila ay may seryoso silang pinag-uusapan. Nasapo niya ang dibdib nang muli iyong kumirot. Isa kasi sa pangarap niya na makasama ito sa paglalakad sa tabing dagat habang nagkikwentuhan. Sa halip na lapitan ay pinili niya na lamang na bumalik sa kubo. Mukhang masayang binata. Ayaw niyang masira ang mood nito dahil sa selos na nararamdaman niya. Siguro, tamang enjoyin niya na lang ang 30 days na kasama ito at hindi na dapat siyang mag-demand. Kung gusto nitong manatili sa sitio ay pagbibigyan niya. Basta makita niya lang itong masaya at hindi na boring. Ang mahalaga naman ay nakakasama niya ito. Nakakasama sa pagtulog at lihim na nayayakap. Sa halip na bumalik sa kubo, ay natagpuan niya ang sariling naglalakad-lakad patungo sa likod ng isla. Marami siyang nakakasalubong na bumabati sa kanya, kaya nababawasan kahit papaano ang bigat sa dibdib niya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tumigil siya sa paglalakad na makita si Marky na papalapit sa kanya. Lalakad-lakad lang, kibit-balikat niyang tugon. Nga pala, huwag mo na akong tinatawag na ma'am. Megan na lang. Napangiti naman ito. Ah sige, Megan. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Naramdaman niya naman ang pagsunod sa kanya nito. Ay, nga pala Megan. Gusto mo bang pumunta sa falls? Maganda doon at alaga sa linis. Talaga? May falls dito? Manghang tanong niya. Ngayon niya lang yun nalaman. Hindi pa naman niya kasi talaga naiikot ang buong isla. Yes naman, mag-e-enjoy ka ron. Maganda ron. Gusto ko yan, try ko ring maligo. Anya, lalo siyang na-excite nang maalala si Dexter. Tawagin ko muna si Dexter ha. Siguradong magugustuhan niya rin doon. Sige, pwede naman. Bumalik nga sila sa kubo. Tulad ng inaasahan ay nando doon na si Dexter at tila ay kanina pa siya naghihintay. Nagsalubong pa ang kilay nito nang mapatingin sa kasama niya. Saan ka ba galing? Ang aga-aga kung saan ka pumupunta. Kaagad na bungad nito sa kanya. Nahihiya namang binalingan niya si Marky. Sige Marky, pupuntahan na lang kita mamaya sa inyo. Sure ka? Akala ko. Mukhang wala pa itong balak na umalis. Mamaya na lang, Anya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang tumango ito. Nagpaalam din ito kay Dexter bago tuluyang lumabas ng kubo. Bakit naman ganun kaagad ang bungad mo sa akin? Hindi niya na napigilan ang inis dito nang mapagsulo silang dalawa. At anong gusto mong bungad ko sa'yo? Good morning? Wala namang maganda sa umaga. Hindi, ang akin lang. Huwag mo kong kausapin ng ganun pag nasa harap ng mga tauhan ko. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Walang mangyayari kung pareha silang magpapataasan ng boses. Tauhan? Yun, tauhan mo? Mukhang ang type ka nun eh. At mukhang gusto mo rin naman. Dexter? O bakit? Hindi mo ako masisisi na ganitong isipin ko sa'yo. Di ba nga? Sanay kang ipinagsisiksikan ng sarili mo sa taong hindi ka naman gusto? Malay ko bang nagsawa ka na sa'kin? Kaya iyon naman ang nilalandi mo. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin dahil malakas niyang pinadapo ang palad sa pisngi nito. Hindi porket binababa akong pride ko sa'yo, pwede mo na akong husgahan. Puno ng hinanakit na wika niya. Hinayaan niya ring umagos sa mga luha sa pisngi niya. Hindi niya kayang pigilan ng pagsabog ng emosyon. Kita niyang natigilan ito at bakas sa mga mata ang pagsisisi. Kung ganun, tapusin na natin ang deal. Iuwi mo na ako sa amin dahil lalo lang kitang masasaktan, Megan. No, mariin siyang napailing. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kung kanina naghihinanakit siya, ngayon naman ay halos lumuhod na siya sa harapan nito. Huwag mo nang ipilit. Hindi pa tapos ang 30 days, Dexter. Mariin niyang pinunasan ng pisngi. Mamahalin mo rin ako. Hindi ito umimik. Pero taimtim lang na nakatingin sa kanya. Tuloy ay binalot sila ng saglit na katahimikan. Tss! May falls daw dito sabi ni Sheila. Gusto kong pumunta ron. Pag-iiba nito ng usapan. Hindi ko rin alam kung saan yun eh. Pero alam ni Marky.
Marky na naman. Pwede bang iwasan mo ng lalaking yun? Kung gusto mong magkasundo tayo. Bakit ba? Nagtatakang tanong niya. Just stop asking. Mabilis siya nitong tinalikuran. Fix yourself. May hinanda akong almusal natin. Pagkatapos natin kumain, pupunta tayo sa falls. Bigla namang nagliwanag ang mukha niya sa sinabi nito. Para bang isang iglap ay naglaho lahat ng hinanakit niya rito. Talaga? May hinanda kang almusal? Follow me. Sinundan niya naman ito. Sa likod sila ng kubo pumunta. Doon ay may maliit na terrace at may bilog na lamesa. Sa ibabaw nun ay nakalagay ang mainit pang kanin, pritong isda at sinigang na hipon. Wow! Ang sarap naman ito! Hindi mo pa nga natitikman, sarap ka na agad dyan. Natatawang wika nito. Amoy pa lang kasi masarap na. Ang dami mo namang alam, kumain na nga tayo. Kung may award lang siguro para sa marurupok, siguradong nangunguna na doon si Megan. Yung hinanakit niya kasi ay mabilis na napalitan ng kilig. Paano pala tayo makakapunta sa falls? Hindi naman natin alam papunta doon. Tanong ni Megan. Kasalukuy na siyang naguhugas noon nang maisipan niyang magtanong. Sasamahan tayo ni Sheila. Natigilan naman siya sa tugon nito. Oh, bakit natahimik ka? Tanong naman ito. Ha? Oh, wala. Nagsiselos ka ba kay Sheila? Muli siyang natigilan. Wala siyang balak umamin. Baka masabihin na naman siyang selosa. Hindi ah. Ang ganda ko kaya para magselos. Minadali niya sa paghuhugas at pinatuluan muna yon. Mamaya niya na lang siguro itataob. Wala ka rin namang karapatang magselos. Nakangusong hinirap niya ito. Bakit? Para lang ba sa may karapatan ng pagsiselos? Hindi ba pwedeng para rin sa may nararamdaman? Si Dexter naman ngayon ang natigilan at hindi ka agad nakasagot. Shush lang. Maghahanda lang ako ng panligo. Gusto ko maligo sa falls. Mabilis niya itong tinalikuran bago pa magbago ang mood nito. Saktong labas nila ng kubo nang dumating sila Sheila. Pero hindi ito nag-iisa dahil kasama nito si Marky at ang dalawa pa nitong kaibigan na si Vecca at Junior na sa pagkakaalam niya ay magkasintahan. Hi! Sinama ko na sila. Mas masaya kasi pag mas marami. Wika agad ni Sheila. Nakasuot lang ito ng napakanipis na bestida. Kaya kitang-kita ang pangilalim nitong two-piece. Nagtataka namang nilingon niya si Dexter. Wala kasi itong nabanggit sa kanya kanina na may plano din pala itong maligo. Ang akala niya ay mamamasyal lang sila doon. Ayos lang. Nakangiting tugon nito. Hi Megan. Nakangiting binati niya rin si Marky pero hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagdilim ng aura ni Dexter. Tila hindi talaga nito gustong nasa paligid si Marky. Magkakasamang tinungo nila ang falls. Iniiwasan na rin ni Megan ang mabad trip sa suot ni Sheila. Hindi naman kasi siya manhead para hindi mahalatang nagpapapansin nito sa mahal niya. Why? Takang tanong ni Dexter nang bigla niyang hawakan ang kamay nito. Baka kasi madapa ako. Pagdadahilan niya na lang. Pero ang totoo ay gusto niyang ipamukha kay Sheila na sa kanya lang ito. Natatawa namang hinayaan na lang siya ni Dexter. Nang makarating sa falls ay halos magsawa sila Megan sa pagmamasid sa paligid. Ang ganda kasi ng lugar. Talagang bumagay ang pangalang Paraiso Falls. Nang magliliguan ang mga kasama nila, ay sinimulan niya na rin hubarin ang suot niyang oversized t-shirt na hiniram niya pa kay Dexter. What are you doing? Salubong ang kilay na tanong ng binata nang ganap niyang mahubad ang damit. Bumunga dito ang tupis niyang suot. Maliligo, tipid niyang sagot. Kailangan ba ganyan ang suot mo kapag maliligo ka? Sa halip na magtaka, ay natuwa pa siya sa naging reaksyon nito. Ang possessive naman ng mahal ko. Tinangka niyang hawakan ang pisingin nito pero tinabig lang nito ang kamay niya. Sinasabi mo dyan? Sus, tanggi ka pa. Ayoko lang na may makakita ng katawan mo. That's it. At gusto mo ikaw lang. Pangaasar niya. Natigilan naman ito at hindi magawang tumingin sa kanya. Oh shut up. Bahala ka na nga dyan. Assuming ka na naman. Inis na tinalikuran siya nito. Pangiti-ngiti naman siyang naiwan. Kasalukuyang nakatambay si Megan sa terrace ng kubo. Ikalimang araw na nila ngayon sa sitio.
Mukhang nag-enjoy pa doon si Dexter kaya naman hindi na niya muli pa itong inayang bumalik sa rest house. And besides, nag-enjoy din naman siya. Sa loob ng 5 araw nila sa sitio ay kung saan-saan na sila nakapamasyal. Marami na rin silang nagawa doon, tulad na lang ng pamamangka. Nalaman niyang hindi pala marunong mamangka si Dexter, pero hindi man lang siya na-turn off. Naging maayos na rin ang pakikitungo sa kanya nito. Yun nga lang, palagi pa rin umi-extra si Sheila. Hindi niya naman masabihan ng binata na umiwas sa babae dahil baka masamain pa nito. Mukhang uulan na. Wala ka pa bang balak pumasok? Untag sa kanya ni Dexter. Nasa hamba ito ng pinto at nakatingin sa kanya. Umayos naman siya ng upo. Andyan ka na pala, kanina ka pa? Balik tanong niya. Nagpaalam kasi ito na makikipag-inuman kila Mang Delphine pagkatapos nilang maghapunan. Kaagad niya namang pinayagan habang siya naman ay nagpaiwan sa kubo para linisin ang kinainan nila. Kadarating ko lang. Tumayo siya at naglakad papasok ng bahay. Naamoy niya kagad ang amoy alak nitong hininga. Tulog na tayo. Pag-aaya nito. Sinasara niya naman ang mga bintana at pinto. Mauna ka ng mahiga, anya. Bahagya pa siyang napayakap sa sarili nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi naman niya narinig pang umimik ang binata. Nang lingunin niya ay nakahiga na ito at tila natutulog na. Napangiti siya sa sitwasyon nila ngayon. Para na talaga silang mag-asawa. Kulang na lang talaga ay mag-I love you ito sa kanya. Ah! Gulat siyang napatili nang biglang kumulog ng malakas. Pakiramdam niya ay umuga pa ang kubo dahil sa lakas noon. Tuloy ay mabilis siyang nilapitan ng binata at mahigpit itong niyakap. Nang muling kumulog ay mas nagsumiksik siya sa dibdib nito. Shhh! Kulog lang yan. Napasinghap siya nang maramdaman ang pagyakap nito sa kanya. Gising ka pa? Gulat na tanong niya. Bahagya naman itong nagmulat. Pagkuway marahang tumango. Ang lakas mong tumili. Pagbibiro nito na ikinatawa niya. Hindi na siya umangal pa nang mas higpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya. Parang bigla ay gusto niyang magpasalamat sa kulog. First time niya kasing mayakap ng mahigpit ng lalaking mahal niya. Nang magising siya kinaumagahan, ay magkayakap pa rin sila. Tila ba wala itong balak na makawala pa siya. Napangiti siya. Ang ganda na naman ng umaga niya. Good morning. Wika nito na hindi niya namalayang gising na rin pala. Akmang babatiin niya rin ito nang maalalang hindi pa siya nagmumumog. Mariin niya na lang na tinakpan ang bibig niya. Nakakahiya naman. Ang bango ng hininga nito samantalang yung sa kanya ay ang baho. Natawa naman ang binata sa ginawa niya. Balak niya nang tumayo nang pigilan siya nito. Can we just stay like this? Malambing na tanong nito. At dahil kahinaan niya ang panglalambing nito, kaya marahan na lang siyang tumango. Isiniksik niyang muli ang mukha sa dibdib nito. Ngayon lang ito mangyayari, kaya lulubos-lubusin niya na. Ilang minuto rin sila magkayakap. Dinadama ang tibok ng puso ng bawat isa. Dinadama ang init ng katawan ng isa't isa nang biglang may kumatok. Iha, gising na ba kayo? Tanong ni Aling Lucy sa labas ng pinto. Nagmamadali naman silang bumangon at lumayo sa isa't isa. Opo, saglit lang po. Tugon niya. Nagdiretso si Dexter sa likod para maghilamos habang siya naman ay binuksan ng pinto. Yes po? Tanong niya agad pagkabukas ng pinto. Napangiti naman ang ginang. Dinalhan ko kayo ng sopas. Tsaka nabanggit rin sa akin ni Delphine na maalis na raw kayo ngayon. Salamat po. Inabot niya ang mangkok na may lamang pang umuusok na sopas. Maya-maya pa naman po. Iyon niya ang sasabihin ko sana na kung pwede eh huwag na muna. Piyesta kasi bukas dito sa sitio. Para naman maranasan niyo ang piyesta dito. Ah, sige po, sasabihin ko po muna kay Dexter. Sige, iha. Papaalam na rin ako ha. Muli siyang nagpasalamat dito bago muling bumalik sa loob. Ipinatong niya agad sa lames ang mangkok. Ano daw sabi ni Manang? Si Dexter na katatapos lang tuyuin ang mukha ng hawak na towel. Ah, bukas na raw ang fiesta rito. Kung pwede daw na, wag na muna tayong umuwi. Anong plano mo?
Nilingon niya ang binata. Ikaw ba? Pwede naman. Sa isang araw na lang tayo umuwi. Marahan siyang napatangu-tango. O sige, pero sasaglit ako sa bahay. Kukuha ko ng mga damit natin. Samahan na kita. Mas maigi pa nga. Sabay na silang naupo at nag-almusal. Napagkasunduan din nilang dalawa na umuwi muna saglit para kumuha ng ilang gamit nila. Pagsapit ng araw ng fiesta, ay naging busy ang mga taga-sitsyo. Si Dexter ay tumulong sa mga kalalakihan na manguha ng kahoy para ipanggatong sa mga lulutuin, habang si Megan naman ay tumulong sa paghahanda ng mga lulutuin. Gabi nila ipinagdiwang ang fiesta kung saan nagsama-sama ang mga taga-baryo at nagkakasiyahan. May ilang mga palaro, sayawan, kantahan, at syempre hindi mawawalang inuman. Dex, huwag kang magpapakalasing mamaya ah. Tandaan mo bukas, mabalik na tayo sa rest house para masolo na ulit kita. Wika ni Megan, sabay kindat sa binata. Nasa kubo sila at saglit na nagpapahinga. Opo, master. Basta ba huwag ko ring makikita na aaligid-aligid sa'yo si Marky. Bahagya naman siyang natawa sa tinura nito. Bakit? Nagsiselos ka na sa kanya, no? Nanunuring tingin niya rito. Pagkuway tumayo at nilapitan ito. Huwag ka namang selos. Sayong-sayo lang naman ako eh. Hindi ako nagsiselos. Ayoko lang na mag-isip sila ng tungkol sa'yo. Ang alam nila mag-asawa tayo. At ikaw mismo ang nagsabi nun sa kanila. Ang pangit naman kung yung asawa ko ay nakikipaglapit sa ibang lalaki. Napanguso siya. Oo nga pala. Yun nga palang pakilala niya. Kaya nga pala nasa iisang kubo lang sila natuloy. Sila Sheila lang naman ang ayaw maniwala na mag-asawa sila. Pero sure ka ba na yun lang ang dahilan? Baka naman nagsiselos ka lang talaga. Sinundot-sundot niya pa ang tagiliran nito. Naiinis naman na lumayo ito sa kanya. Nagsusungit na naman. Minsan talaga hindi niya ito maintindihan. Minsan kasi sweet ito sa kanya. Mabait at maalaga. Pero madalas naman na masungit. Dinaig pa nito ang babae. Tigilan mo nga ako, Megan. Tinalikuran siya nito at kinuha ang towel. Maliligo na ako. Mag-intindi ka na rin ng sarili mo. Sabay na tayo maligo. Pagbibiro niya na ikinalingon nito sa kanya. Huwag mo kong mabiro-biro ng ganyan. Dahil baka totohanin ko yung sinasabi mo. Anito sa nagbabantang tono. Bigla naman siyang kinabahan. Tsaka mabilis na nagpisign. Sabi ko nga eh, joke lang. Kiming napatawa siya. O sige na, maligo ka na. Tss, takot naman pala. Iiling-iling na nagtungo ito, palabas ng kubo. Naiwan naman siyang sapo ang dibdib. Nang sumapit ang dilim, ay nagtungo na sila sa maliit na covered court kung saan gaganapin ang kasiyahan. Tulad ng inaasahan ay marami ng tao doon. Agad din naman silang naghiwalay. Si Dexter kasi ay nahigit na kaagad sa inuman nila Mang Delphine, habang si Megan ay nagtungo sa grupo nila Aling Lucy. Naisipan muna ni Megan na kumain bago makihalubilo sa mga kababaihang nagkakasiyahan. Minsan naisip niya, kung papipiliin siya, ay pipiliin niyang dito na manirahan. Hindi naman mayaman sa pera pero mayaman naman sa pagmamahalan at pagkakaisa. Megan, inom ka muna oh. Tagal mo na rito, hindi ka pa namin nakakainuman. Mula sa mga batang naglalaro ay bumaling ang tingin niya kay Sheila at sa hawak nitong baso na may lamang alak. Oops, bawal pong tumanggi. Singit naman ni Veka ng akma siyang tatanggi. Iinom na yan, iinom na yan. Segunda naman ang iba pa nilang mga kasama. Nakangiwing napakamot naman siya sa sentido. Sige, pero isa lang ah. Hindi kasi ako sanay na uminom ng ganyan. Anyang napipilitan. Ang killjoy naman po. Minsan lang naman to. Pamimilit pa ni Sheila bago iabot sa kanyang baso. Diretso niya naman yung ininom. Bahagya pa siyang napangiwi ng malasahan ng pait noon. Kanya-kanyang hiyawan naman ang mga ito nang maubos niya ang laman ng baso. Muli siyang inabutan ni Veka. Hindi na rin siya nakatanggi pa dahil nahihiya rin naman siya sa mga kasamahan nila. At isa pa, isang beses lang naman yon. Samantalang sa kabilang banda naman, ay hindi magawang ialis ni Dexter ang paningin sa pwesto nila Megan.
Kita niya rin kung papaano ito uminom ng alak. Gustuhin niya man itong lapitan at pigilan ay hindi niya ginawa. Pinili niya nilang nahayaan ito sa gustong gawin. Isa pa, ano bang karapatan niya na pagbawalan ito? Hindi porket tahasan itong pinapakita sa kanya kung gaano siya nito kamahal, ay magagawa niya ng diktahan ang buhay nito. At saka iniisip niya nalang na mga babae naman ang mga kasama nito. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa mga kainuman nang iabot sa kanya ang basong may alak. Iho, ilang taon na nga ba kayong kasal ni Ma'am Megan? Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may asawa na pala ang batang yon. Tanong ni Mang Delphine na nagpatahimik sa kanya. Ano ba kasing isasagot niya? Magtatatlong taon na rin ho. Pagkasagot nun ay diretso niyang ininom ang alak. Matagal na rin pala. Wala pa ba sa isip niyo ang magkaanak? Muntikan niya nang maibugang ininom na alak nang marinig ang tanong na yon. Magkakasunod naman siyang napailing. Wala pa naman ho sa isip namin. Pagkuway, pagak siyang tumawa. Ay sus, alam mo, hindi naman sa nakikialam ako. Pero kasi iho, maganda yung asawa mo. Siguradong maraming nagkakagusto sa kanya. Ani Mang Delphine na bahagya pang tinapik ang balikat niya. Wala naman sa sariling nilingon niyang dalaga na mukhang nagkakasiyahan pa rin. Sobrang ganda niya nga po. Anya na hindi maiwasang mapangiti. Pero nang ma-realize ang sinabi ay kaagad din niyang naipilig ang ulo at iniiwas ang tingin sa dalaga. Pero may tiwala din po ako sa kanya at iyon ho ang mahalaga. Tama yan, tiwala ang nagpapatatag sa relasyon. Sang-ayon ng iba pa niyang kainuman. Marami-rami na rin nainom si Megan nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Kaya kaagad siyang nagpaalam sa mga kasama. Iihi lang ho ako. Anya, sabay tayo. Nang mapalingon siya sa pwesto ni Sheila ay wala rin ito. Pagkakatanda niya, kanina pa ito nagpaalam sa kanila na magbabanyo lang din ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Baka nakatulog na. Nagkibit-balikat na lamang siya sa isiping yon. Akma pa sana siyang pupunta sa table nila Dexter. Balak niya kasing magpasama sa binata. May kadilima din kasi ang daan papunta sa palikuran. Pero ganoon na lang pagtataka niya nang hindi rin makita doon ang binata. Bahagya rin siyang natigilan sa paglalakad nang malakas na kumabog ang dibdib niya. Parehas kasing wala si Dexter at si Sheila. Hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Oh, Ma'am Megan, may kailangan ho ba kayo? Tanong ni Mang Delphine na nagpabalik sa kanyang ulirat. Mabilis siyang napailing. Hindi dapat siya nag-iisip ng kung ano-ano. Kilala niya ang binata. Hindi yun gagawa ng ikakahiya nilang dalawa. Ah, si Dexter po. Naihilang. Bakit po, Ma'am? Wala naman, magpapasama rin po sana ako sa banyo. Anya. Nangihinayang, hindi niya tuloy alam kung tutuloy pa ba sa pag-ihi. Kung gusto niyo, Ma'am, tatawagin ko si Becca para masamahan kayo. Anang matanda. Muli naman siyang napailing. Naku, huwag na. Kaya ko naman po. Salamat. Nakangiting nagpaalam na lang siya sa mga ito at malalaki ang hakbang na tinungo ang palikuran. Sa likod ng covered court ang banyo, may kalayuan na talagang madilim din. Ngayon nga ay gusto niyang pagsisihan kung bakit hindi man lang siya nanghiram ng flashlight. Ang malas talaga oh. Minsan na nga lang uminom eh. Pagmamaktol niya, bahagya niya pang nakamot ang ulo. Malapit na siya sa banyo nang makarinig ng kaluskos sa hindi kalayuan sa pwesto niya. Sinundan niyo ng mga bulong na tila ba ay may nagtatalo. Dala ng kuryosidad ay kaagad niyang nilapitan ng pinanggagalingan ng ingay. Sa likod nga ng malaking puno at sa tulong ng liwanag ng buwan ay kitang-kita niya si Dexter at Sheila. Parang may pinagtatalunan ng mga ito. Balak niya sanang lapitan ng mga ito nang matigilan siya nang biglang halikan ng dalaga, si Dexter. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Saglit din siyang hindi nakakibo. Pero nang makitang walang balak na magprotesta ang lalaki sa ginawang paghalik ng dalaga, ay kusa niyang nasapo ang dibdib. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa puso na kahit ang mapaluha ay hindi niya na mapigilan. Mapait siyang napangiti. Pagkuway mariing pinunasan ng mukha.
Mabigat ang dibdib na nilapitan niya ang mga ito. Enjoy ba kayo? Sarkastikong tanong niya ng lapitan ng dalawa. Para namang binuhusan ng tubig si Dexter na kaagad itinulak palayo ang dalagang nagulat din. Megan! What? Puno ng hinanakit na tinignan niya ito. Nang hindi ito umimikay, si Sheila naman ang binalingan niya. Ano? Kamusta ang makipaghalikan sa lalaking may asawa na? Hindi kayo mag-asawa. Pagak siyang natawa sa katapangan ng babae. Bakit? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Sinabi niya ba? Anya na, saglit na tiningnan si Dexter. Hindi. Pero iyon ang nakikita ko sa mga mata niya. Ah talaga? Ang galing mo naman tumingin. Sarkastikong nilapitan niya ito. Alam mo, nakikita ko rin sa mga mata mo kung gaano ka kalandi. Tinulak niya ito sa balikat. Pero wag na wag ang mahal ko. Megan, please, tama na, umuwi na tayo. Piniksi niya ang kamay ng binata nang hawakan siya nito. Watch carefully, Sheila, kung hindi nga talaga kami mag-asawa. Si Dexter naman ang nilapitan niya at mariin itong pinakatitigan. Tumingkayad siya at nang gigigil na, pinunasan ang labi nito gamit ang laylayan ng damit nito. Anong ginagawa mo, Megan? Puno ng pagtataka ang mukha nito. She just smirked. Matapos ang ginagawa ay iniyakap niya ang mga kamay sa batok nito. Pagkaway buong tapang niya itong hinalikan sa labi. Rinig niya ang pagkagulat ni Sheila. Maging si Dexter ay hindi kaagad nakakilos sa pagkagulat sa kanyang ginawa. Handa na siyang masaktan sa pag-aakalang itutulak siya nito. Pero ganoon na lang din ang pagkabigla niya ng maramdaman ng pagpulupot ng braso nito sa kanyang bewang. Tinugon din ito ang halik niya. Dahilan para magkasunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hindi itong pinangarap niyang unang halik. Pero ayos na rin siguro dahil tinugon naman yun ang binata. Nang maramdaman niya ang pag-alis ni Sheila, ay sakalang siya natauhan. Kaya naman mabilis niya itong nilayuan. Saglit silang nilamon ng katahimikan. Hindi niya magawang salubungin ng mga titig ng binata. Megan, akmang lalapitan siya nito nang umatras siya. Umuwi na tayo dahil marami tayong pag-uusapan. Anya nang muling maalala ang nangyari kanina. Pinigilan niyang muli ang mapaluha. Ayaw niya nang umiyak. Ayaw niya nang magmukhang kawawa sa lalaking mahal niya. Pero ni ang pagrespeto sa kanya, hindi naman magawa. Kaya talagang tama na. Pagdating sa kubo ay kaagad kinuha ni Megan ang bag at pinagsusok-sok doon ang mga damit. Hindi niya pinansin ang pagdating ni Dexter at ang pagsara nito sa pintuan. Anong ginagawa mo? Tanong nito nang maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Obvious ba? Nag-iimpake na ako. Saglit niya itong nilingon bago muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Natigil siya nang hilahin siya nito sa braso patayo at iharap sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak kaya nagagawa niyang hindi umiyak at maging matapang sa harap nito. O dahil sa sobra siyang nasaktan sa nakita, idagdag pa ang espiritu ng alak sa kanyang katawan. Akala ko ba mag-uusap tayo? Gusto niyang matawa sa pagiging malambing ng boses nito. Ngayon pa, as if namang madadala pa siya. Wala tayong dapat pag-usapan. Sapat na yung nakita ko para itigil ng kabaliwan kong to. Tumigil siya saglit para sumagap ng hangin. Pakiramdam niya kasi, sa sobrang bigat ng dibdib niya, ay nauubusan na siya ng hangin. Tama nga yung sinabi mo, nababaliw na nga ako. Dahil nagawa kitang ipadukot. Dahil lang sa lintik na pagmamahal na to. Pilit kong pinagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Dahil sa kabaliwan kong to. Pero huwag ka mag-alala, dahil tinatapos ko ng kabaliwan ko. Bukas na bukas din palalayain na kita. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit nito sa kanya. Hanggang sa tuloy na siya nitong bitawan. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Sinabi mong mahal mo ko. Lintik na pagmamahal yan. Ang babaw naman. Isusuko mo na agad ako ng dahil lang doon? Pagakitong natawa. Mariin naman siyang napalunok. Hindi mo man lang pakikinggan ng paliwanag ko? Ano bang pagmamahal yan? Peke! Dahil kung talagang mahal mo ko, magagawa mo rin magtiwala sa akin.
Mababaw na akong mababaw. Peke na akong peke. Wala na akong pakialam. Basta pinapalaya na kita. Makakaalis ka na sa isla na to. At makakalaya ka na rin sa kabaliwan ko. Muli niyang tinalikuran si Dexter at ipinagpatuloy ang ginagawa. No! Walang aalis sa islang to hanggat hindi natatapos ang 30 days na usapan. Natigilan siya. Frustrated na napahilamos at hindi ito makapaniwalang tiningnan. Tinatapos ko na nga. Pumayag ba ako? Huwag mo kong utusan. Megan, mananatili tayo sa islang to at itutuloy natin ang kabaliwan mo. Bago pa siya makahuma ay mabilis na siya nitong nalapitan. Muli siyang hinila patayo. Dexter, ano ba? Nabigo siya ng tangkain niya itong itulak. Hinapit siya nito sa bewang. Pagkuway mariin siyang siniil ng halik. Hindi niya magawang makawala. Para bang ang lahat ng galit at gigil ay ibinaling nito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay mas lalo siyang nalasing at kaunti na lang ay tuloy na siyang mawawala sa katinuan. Walang kahirap-hirap na inihiga siya nito sa papag at kinubabawan siya habang hindi pa rin nilulubayan ang mga labi niya. Dexter! Sinubukan niya itong pigilan pero muli lang siyang nabigo. Malayang namamasyal ang mga kamay nito sa kanyang katawan hanggang sa tuluyang mahubad ang kanyang damit. Saglit na nilubayan nito ang kanyang labi at puno ng pagkamanghang pinagmasdan ang hubad niyang katawan. Nakagat niya tuloy ang lower lip dahil sa klase ng tingin nito. Damn it, I can't control myself. Nang dumako ang kamay nito sa bagay na iniingatan niya, ay doon lang siya parang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang naitulak ang binata at naiyakap ang sarili. Para namang natauhan din ang binata sa ginawa. Kaya mabilis itong tumayo at frustrated na sinabunutan ang sarili. I'm sorry. Sa halip na pansin ni Nay, mabilis niyang pinulot ang damit bago patakbong tinungo ang terrace. Lihim din niyang minumura ang sarili kung bakit nawala siya sa katinuan at muntikan pang maisuko ang sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Megan. Nang makitang tulog pang binata ay nagpasya na siyang maunang bumalik sa rest house. Dinala niya ang bag na naglalaman ng mga gamit at tinungo ang bahay ni Mang Delpin para magpaalam. Ang aga mo namang umalis, iha. Nakapag-almusal ka na ba? Si Aling Lucy ang naabutan niya. Natutulog pa raw kasi si Mang Delphine. Sa bahay na lang po. Nagpunta lang po talaga ako dito para magpaalam. Sigurado ka ba? Pero asan ang asawa mo? Saglit naman siyang natigilan bago sumagot. Na tutulog pa po. Pero susunod naman po yun mamaya. Nilamon naman ang pagtataka ang matanda. Ha? Ibig mong sabihin eh, mag-isa kang babalik sa rest house. Marahan siyang tumango. Ayos lang naman ho. Sige po Aling Lucy, aalis na po ako. Pagkarating sa bahay, saglit lang siyang nagpahinga. Paggaway nagdiretsyo na rin sa silid at kaagad na hinanap ang cellphone. Itinago niya talaga yun sa binata. Ginagamit niya lang kapag may kailangan siyang iutos sa mga tauhan. Dahil walang signal sa loob, kaya nagpasya siyang pumunta sa tabing dagat. Nang magkasignal ay, kaagad din niyang kinontak ang tauhan niya na siyang naghatid din sa kanila sa isla. Hello ma'am, good morning po. Bungad ng boses sa kabilang linya. Hello? Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naduwag magsalita. Para bang biglang umurong ang dila niya. Para bang labag pa sa loob niya na tawagan ng tauhan para sunduin sila. Kagabi, buong-buo na ang desisyon niyang umalis ng isla. Pero ngayong matino na siya at wala nang halo ng alak ang katawan at isip niya, para bang bigla siyang naduwag na umalis at pakawala ng binata. Hello po ma'am. Untag ng nasa kabilang linya, dahilan para matauhan siya. Tumikhim siya para alisin ang nakabara sa lalamunan. Tumayo siya ng tuwid at nagpakawala ng mapait na ngiti. Pakisundo na kami ngayon. Yun lang at pinutol niya na ang linya. Ngayon niya na-realize na maling-mali ang ginawa niya. Mali na sa lugar na ito niya dinalang binata. Lugar na pinamumugaran pala ng ahas. Sa halip tuloy na masolo niyang binata at mapaibig ay hindi nangyari dahil may nakasingit na kontrabida. Kakainis? Ba't kasing gwapo niya? Ang dami ko tuloy nakaagaw. Sambit niya sa sarili.
Balak niya nang bumalik sa loob para doon hintayin ang binata. Pero mukhang hindi niya na kailangan maghintay dahil nasa harapan niya na ang binata. Mukha itong bagong gising at hindi pa man lang nakakahilamos. Wala sa sariling napalunok siya ng sariling laway nang mapansin ang matalim nitong titig sa kanya. Seriously? Mag-isa kang bumalik rito? At ni hindi mo man lang ako naisipang gisingin? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Masarap ang tulog mo. Nakakahiya naman kung gigisingin kita. Tsaka wala namang masamang nangyari sa akin eh. Pinilit niya maging kalmado. Kahit ang totoo ay para na siyang nauupos na kandila. Nga pala, tinawagan ko ng susundo sa atin. Maya-maya lang din ay darating na yon. Mas lalong tumalim ang mga mata nito. Talagang tinuloy mo pa rin? Oo. Iyon naman talagang matagal mo nang gusto, di ba? Ang makaalis sa lugar na to. Sinalubong niyang tingin ito. Mabilis namang nawala ng reaksyon ng mukha nito. Kaya hindi na niya mahulaan kung anong nararamdaman nito ngayon sa kanya. Pero mahalaga pa ba yun? Alam niya namang kahit kailan, hindi ito makakaramdam ng pagmamahal sa kanya. Okay, mabuti naman. Malamig ang boses na wika nito bago siya tinalikuran at diretsyong nagtungo sa bahay. Naiwan naman siyang nanghihina. Nasaktan na naman siya. Inakala niya kasing pipigilan siya nito, katulad ng ginawa nito kagabi. Pero hindi pala. Umasa na naman siya. 1 week later. Kahit masakit ang ulo ay, pinilit pa rin bumangon ni Megan. May trabaho pa siyang dapat na intindihin. What the heck? Mahina siyang napamura habang hinihimas ang sentido. Nagpakalasing siya kagabi sa bar at nakalimutan niyang Lunes nga pala ngayon. Tuloy ay nagsisisi siyang sumama pa sa barkada. Buhat nang umalis sila sa isla ni Dexter ay pinutol niya na ang koneksyon dito. Hindi niya na rin naman ito nakikita na pumupunta sa kanila. Ni hindi na rin ito nagpaparamdam pa sa kanya. Sobrang wasak ng puso niya. At dumating pa nga sa punto na naisip niya na subukang lumuhod sa harap nito at magmakaawa na mahalin din siya. Pero pinigilan niya ang sarili. Baka nga talagang hindi ito ang tinadhana sa kanya. Masakit pero kailangan niyang tanggapin at kalimutan na ito. Yun ang dahilan kaya gabi-gabi. After work ay nakasanayan niya ng pumunta ng bar. May kasama man o wala, hindi niya rin hinahayaan ang sarili na walang ginagawa. Kaya't hanggat maaari ay palagi niyang inaaliw ang sarili para lamang huwag sumagi sa isip niyang binata. Naglasing ka na naman kagabi. Bungad sa kanya ng kuya niya nang datnan niya ito sa dining. Nakainom lang. Anya. Nagtungo siya sa coffee bar at nagtimpla ng kape. Madali ang kape lang yon. Pantanggal lang ng antok. Ah, kaya pala tinanghali ka na naman. Pambabara nito. Hindi niya na lang yun pinansin at nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Alam ng kuya niyang ginawa niyang pagdukot kay Dexter. May usapan sila na kapag napaibig niyang binata, titigilan na siya nito sa kabaliwan. Pero kung hindi, ay siya ang titigil sa kabaliwan sa binata. Alam kasi ng kuya niya na malaki ang pagkakagusto niya sa binata. Sinasabi ko naman sa'yo, itigil mo ng pag-inom para lang makalimot sa sakit. Kahit ilang beses ka pang malasing, wala rin namang mangyayari. Sarili mo lang ang pinapahirapan mo. Kahit hindi pa tapos magkape ay kaagad niya nang dinala sa sink ang tasa. Aalis na lang siya at sa opisina na lang magkakape. Ayaw niyang marinig na naman ang sermon nito. Ang magulang niya nga, nagsawa na kakasermon sa kanya. Pero ito, kailan kaya? Aalis na ako kuya. Mabilis niya itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Lalayasan mo na naman ako. Kailan ka ba makikinig, Megan? Look, Megan. Hindi lang si Dexter ang lalaki sa mundo. Malilate na ako kuya. Hindi na niya ito pinatapos pang magsalita. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang garahe at mabilis na pumasok sa kotse. Dahil sa late na, kulang na lang ay paliparin ni Megan ang sasakyan. Makarating lang sa opisina. Sa pagmamadali, hindi niya nakita ang paparating na sasakyan at huli na para makapagpreno pa siya dahil nabangga niya ang likod ng kotseng itim. Napanganga siya dahil sa gulat. Mabilis din ang kabog ng dibdib niya. Pakiramdam niya, lahat ng antok at sakit ng ulo ay nawala dahil sa pangyayaring yon. Kung hindi siguro niya naisuot ang seatbelt,
Malamang ay nauntog na siya sa manibela. Nang makabawi sa pagkagulat, sinapo niya ang dibdib at pilit na pinakakalmang sarili. Tulad ng inaasahan, bumaba ang sakay ng kotseng itim. Salubong ang kilay nito. Mukhang galit at inaasahan niya na rin yon, lalo na't medyo nayupi ang kotse nito. Handa naman siyang bayaran yon. Handa rin siyang harapin ang galit nito. Wisit naman kasi. Bakit nawala sa isip niya na nasa kalsada nga pala siya? Hindi na niya ito hinintay pang makalapit. Dahil mabilis rin siyang bumaba at sinalubong ang babae. Are you okay, miss? Natigilan naman siya. Sa halip kasi nabulyawan siya nito ay inuna pa nito ang kamustahin siya. Bigla tuloy siyang nahiya. Ah, ayos lang. Ikaw, sorry nga pala. Don't worry, handa naman akong pagbayaran ang nagawa ko. Anya, sabay sulyap sa nayuping kotse. No, don't mind it. Okay na yung nalaman kung hindi ka naman na paano. Nakangiting usal nito. Hindi niya ito maiwasang titigan. Ang ganda kasi nito. Mukhang anghel. Tapos ay mabait din. Akma pa siyang iimik nang muling bumukas ang pinto ng kotse nito. At iluwano ng lalaking matagal niyang hindi nakita. Babe, matagal pa ba yan? Nanigas siya sa kinatatayuan. Maging ang boses nito ay hindi nagbabago. Napakaganda pa rin sa paningin niya. Mukhang natigilan din ito nang makita siya. Pero saglit lang dahil muli niyang nakita roon ang galit. Pero nang lumingon dito ang babae ay muli itong ngumiti. Matamis na ngiti na hindi niya naranasan kailanman. Ah, babe, ba't bumaba ka pa? Kinakamusta ko lang si... Megan, Anya. Napangiti naman ang dalaga. Kinamusta ko lang si Megan. Muli silang nagkatinginan ni Dexter. Seryoso lang itong nakatitig sa kanya. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin. Mukhang wala na talagang pag-asa. Kaya pala hindi siya nito magawang mahalin. Kasi napakaganda at bait naman pala ng babae na ito. Mahinhin din, hindi katulad niya. Sige, mauna na ako sa inyo. And here's my calling card. Tawagan mo na lang ako kung magkano babayaran sa nasira ko. Thank you and sorry again. Mabilis niyang pagpapaalam. Hindi niya na muli pang sinulyapan ng binata. Agad siyang pumasok sa kotse at pinaandar yon. Hindi alam ni Megan kung paano siyang nakarating ng ligtas sa kanyang opisina. Hindi niya na kasi halos makitang dinaraanan dahil sa kanyang pag-iyak. Hindi niya matanggap at hindi niya kayang tanggapin na may ibang mahal na ang binata. Gusto niyang kagalitan ng dalagang hindi niya naman alam ang pangalan. Pero papaano? Napakabait nun. Para talagang anghel. Good morning, ma'am. Coffee po? Bumalik lang siya sa katinuan ng marinig ang sekretarya. Yes, please. Nang makaalis ang sekretarya niya, ay pilit niyang kinakalmang sarili at nag-focus sa mga papeles sa nasa table niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho ng tumunog ang cellphone niya. Napairap siya sa kawalan nang makitang si Bea ang tumatawag. Ang kababata niya. What? Grabing pambungad naman yan. Mangamusta lang naman. I'm not okay. Satisfied? Nangaasar itong natawa sa kabilang linya. Eh di mag-inom tayo. Yun lang ang sagot dyan. Mag-iinom ka talaga? Parang hindi ka nalasing kagabi ah. Anya, ang mga matay nakatuon sa papel na kanina niya pa pinag-iisipan kung pipirmahan ba. Mana lang ako sa'yo, akla. So ano, game na? May alam akong bar, maganda roon. Maraming boylet. Siguradong makakalimutan mo na si Dexter. Dinugtungan nito ng tawa ang sinabi. Siguraduhin mo lang na makakalimutan ko nga si Dex. Oo naman, may mas gwapo pa kay Dexter ano. As if naman na may mas gwapo pa sa kanya. Iiling-iling na nakapangalumbaba siya. Napapalatak naman ito. Ayan tayo eh, paano mo siya makakalimutan yan? Hay naku akla, isipin mo na lang mabaho ang utot niya. Para naman ma-turn off ka. Mahina siyang natawa. Mukhang napipiko na naman ito sa karupukan niya. Siya, sige na, Gina ako dyan. Matapos ang usapan ay muli niya nang hinarap ang mga trabaho. Alas 6 na ng gabi nang matapos siya sa trabaho. Talagang nag-overtime na siya dahil baka tanghaliin na naman siya bukas. Pagka-uwi niya ay isinabay niya ang pagpapahinga sa pagkain. Pagkatapos ay madalian siya nag-half bath at nagpaganda.
Pinili niyang isuot ang red sleeveless dress na above the knee dahil doon ay lumitaw ang kaseksihan at kaputian ang katawan niya. Nag-flat sandals na lang siya dahil matangkad na naman siya. Mag-aalas 7 nang muli siyang tawagan ni Bea at nagpa siyang sa skybar na lang sila magkita. Nang makarating sa skybar, sumalubong sa kanya ang mausok na paligid at patay sinding ilaw. Mayayaman lang ang pwedeng makapasok doon. Napakamahal kasi ng ticket entrance. Mga kabataan din ang halos naroroon na walang pakialam sa paligid. Naiiling na lang siya habang hinahanap ang table ng kaibigan. Naging party girl din naman siya at hanggang ngayon. Pero hanggang pagiinom lang. Proud siya na tanging si Dexter lang nakahalik at nakakita sa katawan niya. Ipinilig niya agad ang ulo nang maalala na naman ang binata. Akla! Kahit malakas ang kantang pumapailan lang sa paligid ay narinig niya pa rin ang matinis na boses ni Bea. Nang sundan niya ang pinanggagalingan ng boses, ay malawak siyang napangiti nang makita ang mga ito. Kompleto na sila at siya na lamang ang hinihintay para matuloy na ang inuman. Mga bakla kayo, di nyo man lang ako hinintay sa entrance. Kunway nagtatampong wika niya nang makalapit sa mga ito. Malaki ka na. Marunong ka nang mandukot ng gwapong CEO eh. Pambabara ni Aaliyah. Baliw. Natatawang pinalo niya ito sa balikat. Ay nako, mamaya nang asaran. Tayo na umorder ng alak. Kanina pa ako nauuhaw eh. Singit naman ni Alexa na ikinatawa nila. Kaagad namang umorder si Bea. Saka nila ipinagpatuloy ang pag-aasaran. Pare-pareho na silang may tama ng alak nang magkayayaan sa dance floor. Pero nagpaiwan si Megan dahil magsi-CR lang saglit. Hindi pa naman siya ganun kalasing, kaya malaya niyang narating ang CR para umihi. Nang matapos ay muli siyang naglagay ng makeup at lipstick bago naisipang lumabas. Taas na ang lumabas siya ng CR at binagtas ang hallway ng bar. Pero nasa kalagitnaan pa lang siya nang may sumulpot sa likod niya at tinakpan ng kanyang bibig. Nanlaki ang mata niya sa gulat at takot nang puwersahin siyang ilabas ng kung sino mang lalaking may hawak sa kanya. Nagpupumigla siya nang makitang itim na van na naghihintay sa kanila. Bukas ang pinto noon at tila'y kanina pa silang inaabangan. Pero dahil sa malakas ang lalaki, kaya wala na siyang nagawa nang tagumpay siya nitong maipasok sa loob ng van. Doon ay kaagad siyang piniringan ng mga ito. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Kinakabahang tanong niya. Kahit nga naka-aircon naman ang van, ay pinagpapawisan pa rin siya. Walang sumagot sa tanong niya, kaya nangapa siya. At nang may mahawakan ay malakas niya yung kinurot. Ah! Tahik! Mabilis na lumayo sa kanyang lalaki habang dumadaing sa sakit. Sino sabi kayo eh? Mga manyakis ba kayo? Muli siyang nangapa pero mukhang nakalipat na ng pwesto ang lalaki. Hindi naman sinabi ni boss na may lahi palang langgam ang babaeng to. Sakit ah! Mahinang bulong ng lalaki. Rinig niya namang nagtawanan ng mga kasama nito. Nagsalubong ang kilay niya. Sinong boss ang tinutukoy ng mga ito? Sa halip na magtanong ay, pinili niya na lamang na manahimik. Mukhang wala rin namang balak sumagot ang mga ito. Dexter's point of view. Nakausap ko na si Romuel, nakuha na rin nila si Megan. Mula sa iniinom ko ay bumaling ang tingin ko kay Amara, my childhood best friend. Siya rin ang babaeng kasama ko kanina nang makita ko si Megan. Thank you babe, maaasahan ka talaga. I winked at her. Small things babe. Tumatawang wika nito. Maiwan na muna kita, tama na yung inom mo at baka hindi siya maniwala sa mga sasabihin mo. Paalala pa nito. Mahina naman akong natawa. Pampalakas lang ng loob. Itinaas ko pa ang hawak kong kopita bago yun ininom. Tama, pampalakas to ng loob. Ngayon lang kasi ako magkakaroon ng lakas para magtapat kay Megan. Aaminin kong noong una, naiinis ako sa kanya. Nagalit ako. Ano ba kasing karapatan niya na basta na lang akong ipadukot at ikulong sa isla kasama siya. Alam ko naman na matagal na siyang may gusto. Tahasan niya kasi yung pinapakita sa akin. Pero hindi ko naman akalain na darating sa puntong yun na ipapadukot niya ako. Pero aaminin ko rin na nagustuhan ko yung ginawa niya. At least, nakasama ko siya ng kaming dalawa lang. Mas lalo ko pa siyang nakilala. Sinadya akong maging masungit at pahirapan siya.
Ipinaparamdam ko sa kanya ang inis ko. Pero alam ko naman sa huli, ako rin ang talo. Sa bawat araw na sinusungitan at pinahihirapan ko siya, mas doble ang sakit nun sa akin. Of course, I want her too. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon na masabi at maiparamdam yun sa kanya. Dahil inuunahan niya ako at yun ang kinakasama ko ng loob sa kanya. Bakit kailangan niya akong unahan? Dapat hinayaan niya akong maunang magtapat sa kanya. Kaya naman nangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko ipaparamdam sa kanyang pagmamahal na gusto niyang maramdaman. Pero hanggang kailan? Feeling ko mababaliw na ako kapag pinagpatuloy kang paglayo sa kanya. Nandito na siya. Boses ni Amara ang pumukaw sa pag-iisip ko. Kaagad ko namang inayos ang sarili ko. Pagguway, nagmamadaling lumabas ang silid. Third person's point of view. Kinusot-kusot ni Megan ang mga mata. Mariin din siyang pumikit. Nang mawala ang panlalabo ng mga mata ay kaagad niyang inilibot ng tingin ang paligid. Mabilis na umalis ang mga lalaking naghatid sa kanya sa lugar. Nagtatakang pinagmasdan niyang maigi ang paligid. Pamilyar kasi talaga sa kanya ang swimming pool na nasa kanyang harapan. Maraming heart-shaped balloons na lumulutang doon. Sa loob ng mga lobo ay may mga red roses na nakalagay. Mabango din ang paligid at napupuno ng ilaw. Pero napakatahimik naman ang paligid. Hindi pa man niya nakakaharap ang taong nagpadukot sa kanya pero bumibilis na ang pagdibok ng puso niya. May ideya na kasi siya. Mukhang kilala niya kung sino pero ayaw niya namang umasa. Nanigas siya nang makarinig ng pagtikhim sa likuran. Dahan-dahan naman siyang pumihit paharap dito. At sa halip na kabahan dahil sa takot, ay mas kinabahan pa siya dahil sa excitement. Pero nang maalala ang kasama nitong babae kanina ay muling kumirot ang dibdib niya. Anong ginagawa ko dito? Tsaka, bakit kailangan mo akong ipadukot? Nakapamulsang humakbang ito palapit sa kanya. Nanatili naman siya sa kanyang pwesto. Bakit? Ikaw lang bang may karapatang magpadukot? Natigilan siya. Nahihiyang nag-iwas ng tingin. Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw. Ha? Gulat na tiningnan niya ito. Sinabi ko na sa parents mo at sa parents kong ginawa mo. At sinabi nilang kailangan mo raw akong panagutan. Kailangan mo akong pakasalan sa pagnanakaw ng puso ko. Kailangan mong pagbayaran ng biglaan mong pagpasok sa puso ko. Napakunot siya ng noo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi lang talaga niya magets. Tumingin naman ito sa kanyang gilid. Nang tingnan niya yun ay halos manlaki ang mga mata niya. Nang makita ang magulang at Kuya Marlon niya. Pati pamilya ni Dexter ay nandun din. Maging ang babaeng tinawag nitong babe kanina ay naroroon din at matamis na nakangiti sa kanila. Nang muli niyang lingunin ng binata ay halos mapasinghap siya sa gulat nang makita ang nakaluhod na ito sa harapan niya at nakalahad sa kamay ang heart-shaped na box na may lamang singsing. Dexter! Hindi ko alam kung maniniwala ka ba kapag sinabi kong mahal kita. At matagal na. Hindi ko lang nagawang magtapat at iparamdam sa iyo dahil inunahan mo ako. Inunahan mo akong magtapat. Pinadukot mo pa ako. Sumama ang loob ko. Feeling ko naapakan ng pagkalalaki ko. Bakit kasi hindi ka naghihintay na mauna akong magtapat? Pero tapos na yun. Ang mahalaga ay ang ngayon. At patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para magtapat sa'yo. Mahal na mahal kita, Megan. At mababaliw ako kung hindi ko pa yun masasabi at maipapadama sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi ko kagad na iparamdam. Kung inuna ko ni hindi niya alam kung totoo bang nangyayari ito o lasing lang talaga siya. Pero ngayon, handang-handa na akong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. At wala na akong balak na pakawalan ka pa. Kaya naman Megan Ocampo, please, marry me. Hindi na siya nagpabebe pa. Magkakasunod siyang tumango. Ang tagal niyang hiniling ito. Ang mahalin din siya ng lalaking mahal niya. Yes, Dexter Santillan. I will. Pakakasalan kita kahit saan pang simbahan. I love you so much. Hindi niya na napigilan ang pag-alpasan ng mga luha. Nang isiot nito ang singsing sa daliri niya. Pagko ay mahigpit siyang niyakap. Masigabong palakpakan naman ang narinig niya sa paligid. Matamis siyang napangiti. Natupad na rin ang pangarap niya.
ang mahalin din ng lalaking mahal niya. At kung isa man itong panaginip, sana ay huwag na siyang gisingin pa. Wakas.